ang lugar namin, isa sa mga no man's land. Maraming namamatay, maraming patayan, mga sparrow unit, ganyan. So naharap ko yan sila, nakaharap ko rin. So may threat din sa buhay ko. Bata pa ako noon, parang ano pa ba, very young. Pero ang pananampalataya ko talaga na hindi tayo namamatay. Noon pa, nasabi ko na yan, hindi na tayo mamamatay. Kasi kung mamamatay tayo dito, katawan lang yan. Pero mayroon tayong kaluluwa. Tama. So, patayin niyo ako, okay lang. Kasi hindi naman ako talaga mamamatay. Yes. Mayroon akong kaluluwa. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hello, mga ka-faith. Welcome again sa ating Storyang Katoliko. At I'm sure you will be blessed sa ating guest share for today. At marami sa inyo ay kilalang kilala itong i-guest natin for today dahil sa kanyang mga napaka-powerful na humili at ang daming nabibless sa kanyang mga binibigay na wisdom, especially sa kanyang mga humili. Make sure, mga ka-faith, na i-share po natin to sa ating mga friends and relatives dahil sobra silang ma-inspire sa ibabahagi at ikakwento ng ating guest share for today. Hindi ko na po patatagalin, so ipakikilala ko na po ang ating guest for today. So magandang araw sa inyong lahat. Ang ating program Storyang Katoliko ay palagi tayo nag-uusap at nagtatalakay tungkol sa iba't ibang kwento ng ating pananampalataya. So ngayon ay meron tayong special na panauwin na talaga naman nagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Siya ay isang pari na kilala sa kanyang mga humili na puno ng aral at inspirasyon, lalo na yung mga binibigkas niya na Cebuano. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa maraming tao. Hindi lamang sa kanyang parokya, kundi pati na rin sa taong nakakapanood ng kanyang mga video online. Mga ka-faith, pinagmamalaki natin ipakilala ang isa sa lingkod ng Diyos na may malasakit at dedikasyon sa kanyang misyon. Siya ay si Father Crescenciano Shano Ubod. So handa na ba kayo na makilala ang ating guest for today? Simulan na natin, mga ka-faith. Without further ado, please all welcome Father Shano Ubod. Hello. Well, hello, Padre. Hello, magandang araw. Thank you so much po, Pad, sa iyong pagpapaunlak sa ating invitation. Despite ng busy schedule mo, ay nandito ka ngayon para mag-guest sa ating programa. Maraming salamat po. Okay, welcome. It's my honor also na maka-contribute ako dito sa program mo para mas mapalawak natin yung pagsisiwalat ng ating mabuting balita, Panginoon. Yes, yes po, Padre. Pads, sa ating mga viewers, pwede ba pakibate yung mga, especially yung mga followers mo dyan? So, mga ka-faith, no? Gagamitin ko yung word na ka-faith. magandang araw sa inyong lahat at kumusta kayo lahat. I hope you are blessed with God despite the burdens, trials, problems in life. Sana masaya kayo at yung mga puso natin ay may kapayapaan. Amen. Dahil yun talaga ang pinakaunang tanda na tayo ay nakiisa at laging kasama ng ating Panginoon. Yes, amen. Ayan. Okay. So, Padre, sa ating mga viewers na first time ka lang nakita ngayon, ayan. So, pwede mo bang ma-share sino nga ba si Father Shano Ubod? Brief introduction about yourself po, Pads. Okay, so I am Father Crescenciano Tabornal Ubod. Ang aking nickname ay Father Shano. Yon ang aking napakilala sa social media. Yes.
And then isa akong Cebuano na pare, nakatira sa originally dito sa parokya sa Our Lady of Guadalupe, Cebu City. And then I was born on November 24, 1963. Then I finished my college studies, commerce, accounting major, March 1987. Uh-huh. And then ang una kong employment sa Fairmart Cebu noong June 1987, Department really? Ng Maintenance. And then pagka October 1987, nalipat ako sa Land Bank of the Philippines. And then from that year until June 1995, andun ako at nag-resign ako dahil pumasok ako sa seminary at age 31 years old. And then na-ordain akong pare noong June 22, 2004 at age 40. Then ngayon, magsi-60 na ako ngayong November 24 pag makarating pa. And then 19 years in the priesthood na ako ngayon. At wow. Assignment ko, una, pagkatapos kong na-ordain, tinapos ko muna yung aking licensure sa canon law doon sa University of Santo Tomas sa Manila. And then I spent my first 3 years of priesthood there in Manila. And then bumalik ako dito April 2007, and then assign ako sa seminary sa Spiritual Pastoral Formation Year, yung mga seminarians na 2 taon na lang bago magiging pare. So dadaan sila doon sa seminary na yon, formation, and then hanggang 2015 andoon ako. And then pagka 2014, and then pag 2014, 7 years after, na assign ako sa prison ministry sa Archdiocese of Cebu. Wow. Inikot-ikot ko yung mga kulungan dito, mga yun yung ano, badge dancing prison mate. Isa yun. Isa lang yun sa mga 12 na prison facilities dito sa Cebu na inikot-ikot ko. So isa yon sa 12, mga 12 yon ang aking mayroon ako mga volunteers, at sa bawat buwan ay isa sa once a month iniikot ko yon para magmisa, makipag-usap sa mga inmates for 5 years. And then after 5 years, nung August 6, 2019, nalipat ako dito sa parokya na naging parish priest dito sa San Vicente Ferrer Parish, Liloan. At dito na ako na nasali sa social media. Wow. So napakahaba ng naging journey mo, padre. So curious ako, Pudge. 'Di ba accounting ka? So ano yung nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Pwede mo bang makwento sa atin? Nag-say yes ka sa bokasyon ng pagiging isang pare. Bakit mo pinili yung bokasyon na 'to? Actually, wala akong balak na magiging pari talaga. Nung namulatan ko ay gusto ko talagang mag-asawa. So, yun nga, ano pa lang ako, 15 years old na, nakipag-girlfriend na, and then, yun talaga, passionate ako doon. Nakasampo ako na girlfriend, and then, wow! 3 beses ako naka-arrange ng, initial arrangement ng marriage with 3 different women. Ooh. Nung nagtrabaho na ako sa Land Bank noon. So, nagkaroon ako ng 3 girlfriend. Pero hindi naman sabay-sabay. One at a time. And then, nagiging ano kasi ako, aktibo sa Legion of Mary. Na nagiging member ako sa Legion of Mary doon sa aming bundok nung ako pa lang ay mga 10 years old. Hanggang pagka kuan ko na, nung nagtrabaho na ako sa Land Bank, nagiging officer na ako sa Legion of Mary, and then nagiging very active ako dito sa parish namin, sa choir, Legion of Mary, nagiging organizer ako. And then nung medyo marami na yung mga tungkulin ko sa parokya, parang gusto ko nang doon na lang ako magsiserve. Parang ayaw ko na i-curtail ang aking services. Ba? Gusto kong buong mundo or buong simbahan ang magsiserve ako na walang hadlang ba? Then iniisip ko, kung mag-asawa ko,
siyempre, makuha talaga ako, ma-confine ako doon sa family. And then, parang ang puso ko, parang gustong-gusto na talagang kung ano yung mga pagkakataon na gusto mo mag-serve, sana walang magpipigil sa'yo na special person or special group of persons. And then, doon ako nakapag-isip na magpapare. Pero I was already 30 years old that time nung naipag-isipan ko. And then, lumakas siya, lumakas hanggang na-finalize kong mag-resign ako sa aking trabaho. Hiniwalayan ko yung girlfriend ko. And then, pumasok ako sa seminary. Service ng simbahan. Parang masaya ako na mag-serve sa simbahan. Yun lang ang pinaka-number one ako. So, nung mga panahon na yun, Padre, kasi syempre, di ba, meron ka mga girlfriend. So, talagang ready ka na talaga sa responsibility ng pagiging isang pare. Syempre, yung commitment, yung pagiging, may andaming duties at yung magiging talagang trabaho ng isang pare. Nandun na talaga yung puso mo, Padre. Nandun na. Kasi sa simbahan, lagi akong binibigyan ng maraming tungkulin sa mga pare. Sasabihan nila ako na, ay, mas magaling ka pa sa pari, mas magami ka pang gagawa kaysa pari. Kasi yung mga recollection sa chapel, ako na ang pinadala. Pag may mga malalaking activity sa simbahan, ako yung laging nagiging head. And then, parang kampante na yung mga pari pag nandun ako sa activity. Kasi grabe talaga yung akong investment. Despite na I was still financially very kuan, nahirapan ba financially dahil ang father ko noong 1988, 1 year after na, 1989, 1 year after ako na regular sa land bank, na stroke siya, nagkaroon ng stroke and then half body paralyzed. So naging breadwinner ako. And then pagka 1992, yung kapatid ko na naman, elder brother ko, nahulog sa aming hagdanan na nakuan din na destroy yung spinal cord niya. Naging paralyzed din siya. So dalawa ang paralyzed kong inaalagaan. Grabe! Ako ang breadwinner. So kasabay doon ang mga financial na kahirapan ba? So gusto ko talaga na maglilingkod ng lubusan and then second, gusto kong kasi alam ko ang buhay ay maraming crosses ba? Kasi ang motto ni Kristo ay take up your cross. Sabi ko, saan ba ko gusto mag-suffer? Sa buhay may asawa o buhay pare? So doon ako, isa yun sa aking mga considerations. And then sabi ko, kung magiging ano naman, pagdala ng, or pag, yung antong pagtanggap ng kahirapan ba sa buhay? Difficulties in life. Gusto ko na ang final kong decision, gusto ko maging maghihirap or magtitiis sa buhay dito sa pagiging pare. I want to suffer as a priest, not as a husband or father. Father in a family. So, yun natin mga kuan na napag-isipan. Ang ganda ng binahagi mo, Padre. Ah. Baka may nagsasabi niya, Pads, para mas madali yata mag-suffer as pare kaysa mag-suffer sa asawa. No? hindi yun ang aking iniisip. Ang iniisip ko, walang limit yung suffering ko bilang pare kasi walang maapektuhan. Sabi ko, tulad ng magiging pag uusigin ako ng mga tao or papatayin ba ako, kawawa yung pamilya ko. Pero kung ako ay magiging martyr sa pagkapare pahirapan ako sa mga kalaban natin, at least ako lang mag-isa. Walang maapektuhan na pamilya. Kasi dahil sa nangyari sa father ko at saka sa kapatid ko, napag-isipan ko na baka ako ang magiging paralyzed din. Then pag ma-paralyzed ako, and then ang asawa ko, mahihirapan siya. Mayroon pa kami mga anak, and then paralyzed pa ako. Parang ayaw kong maapektuhan siya. Sabi ko, pag ma-paralyze ako bilang pare, hanggang mamamatay, wala namang maapektuhan. Hindi naman maapektid ang mga madre. Wow. And padre, di ba, ikaw, isa ka sa kilalang pare na gumagamit ng social media, especially dyan sa Cebu.
Pwede mo bang i-share sa ating mga viewers, sa ating mga ka-faith, paano ka ba nagpe-prepare ng homily mo, Pads? Actually, ako ay na-form ako sa mga Dominican. Doon ako nag-theology. Yeah, pala. At aking canon law sa UST. Walong taon ako doon, nag-aaral sa University of Santo Tomas Central Seminary. So, ang aking background ay scholastic. Ang pamamaraan sa pagbibigay ng homily ay base sa scholastic way. Pero, iwan ko, na-inspired ako after 3 months ng aking pagpapari, nag-preaching na ako sa mga homily ko, parang ang malaking impulse ng Holy Spirit at inspiration na mag-opt ako sa spontaneous giving of homily. Spontaneous. So, wala akong preparation. Spontaneous lang. Ang preparation ko lang talaga, ang pinakasintro ay pinagnilayan ko yung gospel, binasa ko, nagre-reflect ako yung lahat ng mga readings. Then pagkatapos, pagpunta ko doon, parang empty yung aking mind. Kung ano lang ang papasok nung tatayo na ako, pero matapos na akong nagninilay. Then naging masaya ako na parang ang daming pinapasok ng Holy Spirit sa akin. At yun nga, yung na-in ako sa social media dahil sa mga humilis ko, hindi ko talaga kiniklaim na ako talaga ang naghumili. Kasi wala akong preparation. It's the Holy Spirit using me. And then, hindi rin ako ganyan. Hindi ako magpapatawa sa mga tao. Sa totoong buhay ko, I'm a serious person. Pero mag-iiba siya pag maghumili na ako. Yung nga, nagugulat yung mga kaklase ko sa seminary, pati yung mga kaklase ko noon sa course ko sa commerce, pati yung mga kakilala ko sa landbang, mga kasama ko sa simbahan. Nagugulat sila, bakit? Masyado, grabe kang magpapatawa sa humili mo. And then, sa totoong buhay, seryoso noon ako. Mag-iiba lang talaga pag magbahagi na ako sa salita ng Panginoon. Kasi, I'm just used by the Holy Spirit. So, wala akong pressure sa pagpiprepare ng homily. It's from the Holy Spirit. Oo nga. Inspired by the Holy Spirit. Nagbabasa ako, updated ako sa mga current events. Nagbabasa din ako palagi ng Bible, sa ating mga doktrina. Pero to prepare a homily, hinayaan ko ang Holy Spirit. So, doon siya pumupulot sa aking mga experiences, sa aking nababasa. Bigla na lang niyang ipasok sa isip ko, ito, isunod mo. Siya nang nagawa ng order. So, paano mo nalalaman yung pads, yung limit ng oras? Ang oras ay talagang depende sa audience. Oh, minsan, bago ako magmimisa, sasabihan ako ng sakristan, lalo na kung hindi dito sa aking simbahan, yung invitation by invitations. Lalo na yung mga kasal. And sabi nila, Padre, limit lang tayo ng 10 minutes. So titingnan ko yung clock. Pag 10 minutes, hinto na ako. Pero pag walang magsabi sa akin, mag-average talaga yan ng 20 to 30 minutes yung humili ko. Wow. 20 to 30 minutes. And then pagkatapos ko pang maghumili, sasabihan pa ako ng iba, Father, ang ikli naman ng humili mo. Nabibitin kami. Sabi ko, nabibitin kayo, 30 minutes na yun. Pero pag nandun ako sa prisuhan, yung, lalo na yung may dancing inmates sa CPDRC, gusto nila minimum 45 minutes na humili. Grabe talaga, nauuhaw sila sa salita ng Panginoon. Grabe. Lalo na kung ako ang magmisa, punong-puno yung ground nila. Pati mga Protestante, mga ibang mga reliyon, bumababa yan doon. Gusto nila, hindi nila ako titigil na magsalita. So, nung 5 years ko sa prison ministry, doon ako natutuwa sa mga jails. Pag magmisa na ako doon, ay nako, walang limit yung humili ko. Then, dito sa aking parokya, sinasadya ako na, lalo na kung Sunday, 2 hours ang interval. Kasi ang humili ko, lalampas talaga yan ng 20 minutes. Every Sunday. So, ilig sabihin, yung mass mo, Pads, pag sa'yo atin yung mga tao, mga 1.5, ganyan. Ang misa lang, mga 1, pag Sunday, ang misa lang, mga 1 hour and
10 minutes. Yan talaga ang pinakamahaba. Pero may mga announcement pa ako. So, aabot yan na 1 hour and 20 minutes. Lalo na lang magbibinta ako ng aking mga projects dito. Yung mga slots-slots. I-explain ko pa yan. Andyan. Pero masaya naman sila. Thanks be to God na ginawa niya akong medyo instrument na magkabigay ng kunting kuan lang, parang uplifting or parang magiging relax yung mind at puso ng mga taong nagsisimba. Oo. And Padre, curious ako kasi parang, kasi ngayon na na-interview kita, first time kita narinig magsalita ng Tagalog. Actually, nung tinitignan ko yung mga homily mo, halos lahat puro Cebuano. Cebuano. Oo. So, ano yung talagang intention mo talaga for Cebuano viewers lang talaga? I mean, kasi ina-upload yan online yung mga homily mo. Sinubukan kong maghumili ng Tagalog. And then, ang daming nagre-react ng mga Cebuano speaker, speaking people na hindi makaintindi ng Tagalog. Lalo na yung mga bedridden, yung mga nasa bahay lang, mga senior citizens na sabi nila, nag-text sa akin nung after ko mga 2 days yata yun na nagtagalog kasi maraming kaibigan ko rin mga Tagalog diyan sa Manila na Padre, maghumili ka naman ng Tagalog, unfair naman yan. Nami-miss na namin yung mga humili mo kasi noon hindi pa ako sa social media pero marami akong simbahan na nagmi-miss ako diyan sa Manila. Marami akong mga recollections, retreats. So may mga kaibigan na talaga ako diyan, mga offices ng tulad ng mga First Friday Masses. Sabi nila, nami-miss na namin yung humili mo, Father. Mag-Tagalog ka naman. Unfair naman yan sa amin. Hindi kami makaintindi. So, sinubukan ko, isa, dalawa, tatlong beses yata na nag-humili ako, tatlong araw na misa ko. Nag-comment yung mga Cebuano speaking. Sabi nila, Padre, ang daming mga magagaling na mag-humili sa mga Tagalog na mga pare. Huwag ka na lang sasali doon. Dito ka na lang sa amin, Cebuano ka na lang. Bahala na 'yung mga Tagalog kasi marami na sila mga pare na mga magagaling. Sabi ko, oo nga no. Sabi nila, pag sila ang maghumili, hindi kami makaintindi. Ikaw magtagalog ka na naman. Di wala na kaming pare dito na pure Cebuano. Pati 'yung nasa abroad kasi sa abroad 'yung karamihan mga OFW, sabi nila, ma-relax talaga kami Padre pag makinig sa humili mo. Ang mga Cebuano speaking doon ba? Kasi para kami nasa bahay, para kaming nasa Cebu. So, kasi kung makinig sila ng Tagalog, Tagalog din ang salita nila doon, parang nasa abroad sila. Pero pag marinig, makinig na sila sa akin na Cebuano, sabi nila, mawala talaga yung homesick namin, Father. So, doon ako, bumalik ako sa Cebuano, pure Cebuano. Ang galing. Ano yung pads yun sa schedule na misa mo? Talagang lahat yun for Cebuano, walang mga parang Tagalog, Taglish, ganyan na sa schedule sa misa? Sa misa. English lang at saka Cebuano. May dalawang, during Sunday, may dalawa akong Cebuano mass and then the rest, kasi 7 yun na misa dito sa simbahan. Ang 5, puro Cebuano. Pero ang tatlong regular mass ko from Monday to Saturday, puro Cebuano yan. Tatlong misa araw-araw dito sa simbahan. Puro Cebuano. Kasi napansin ko talaga, sabi ko parang, parang walang Tagalog, puro Cebuano. Oo. So, ngayon, sinikap na lang namin na magbigay ng magawa ng subtitle na English. Kung meron mang gusto talagang at least makakuha lang ng thought sa aking mga homily, at least meron silang mababasa na subtitle na English. Pero eventually, napakaganda pa rin ng binibigay mo, Pads. Kahit ako medyo pinapakinggan, may naiintindihan naman ako. Hindi ko maiintindihan. Kasi nasalita ka Tagalog, tapos may English, ganyan. You are really blessed and used by the Holy Spirit po, Padre. Paano nagbabago ang technology at social media sa pakikipag-usap ng simbahan sa mga followers nito po? Malaki talaga. Malaking tulong sa social media para sa preaching ba, sa aming ministry as preachers of the Word of God. Kami rin din ang mga teachers, kami rin ang mga fathers sa ating mga faithful. Dahil dito, pag mag-preaching ako, kung ilang tao lang ang nasa harapan ko, yun lang ang makarinig sa akin. Pero ngayon,
kahit 10 tao lang nasa harapan ko, pero pag ma-upload na sa social media, mag-average talaga yan ng 20 to 30,000 people ang makarinig araw-araw. So, hindi nga lang, hundreds Oo. Minsan pa, magiging 100,000. And then, i-share-share yan sa ibang iba, magiging 1 million na yan. So, marami naman mga mag-upload sa aking homily doon din sa mga vlogs nila. Oh. So, napakaganda. And then, second, maraming nakakilala sa akin at pumupunta dito sa Cebu. So, ngayon, araw-araw, may mga bisita ako dito, galing abroad, galing ibang lugar, dito sa Pilipinas, para lang bisitahin ako dahil lagi silang nag-follow sa aking mga homily. So, napakaganda. Masaya din kami dito dahil ang parokya namin ay parang sulok na ba? Marang nasa liblib ng aming lugar dito sa municipal ng Liloan. Pero ang daming pumupunta na dito ngayon, mga visitors. So, mas nakilala itong lugar na ito. Dati, hindi ito nakilala dito. Ngayon, nakilala na talaga siya. Amen. Ang galing. Sa social media. And then, ang daming na-blessed na nagkuan sa akin dito, nagtestimonya. May mga mag-asawa na naghiwalay, nagkabalikan. Marami sila. May mga nag-live-in, civilly married. Yes. 10 years, 15 years, insan pa 30 years na. Yes, ngayon, napakasal na. Wow, amen. Na sila dahil sabi nila, Father, nakonsensya talaga kami. Hindi mo. Meron pang nagsabi sa akin na kapatid ba? Ang kapatid nilang lalaki, kinukumbinsin nila kasi solid Catholic sila. Pero iwan daw nila na napakatigas talaga ng ulo. Ayaw talaga niya magpakasal sa simbahan. So umabot ng mga 19 years. So just last week, nag-celebrate ako sa wedding nila dito. Nag-text yun sa akin yung kapatid na nasa abroad. Father, ikaw lang talaga ang nakapabago sa puso ng aming kapatid. Kami, 19 years kami nagsisikap na makasal sila. Ayaw talaga. Pero salamat sa mga misa mo na namulatan siya ba? At nagpakasal sila dito. Sabi ko, kung wala pa ang social media, walang ma-rescue dito na mga kaluluwa. Marami din nag-attempt na ng suicide, about to commit suicide, and then nakinig sa aking misa, and then natauhan sila. And then tatawag din sa akin, Father, binago mo yung aking buhay. Dati gusto na akong magpakamatay, pero ngayon parang nagbago yung paningin ko sa buhay. Sabi ko, oh, ang ganda naman, thanks be to God. Na nagkaganyan. Wow, ang galing. Social media yan, oh, dahil sa social media. Pero may marami din mga challenges, mga temptations din sa social media. Super sad. Super din ang mga temptations yan. Pero at least, nakapasok yung ating mga salita ng Panginoon. Tama. Maganda. Hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa buong mundo. I mean... Oh, practically, pag may mga Cebuano, as far as or as many nation as there are Cebuanos. Yes. Doon talaga yung ating humili pinag-share nila doon. Ang galing. Ano yung problema na encounter mo bilang isang pare at paano mo ito nasusolusyonan? Una, ang problema ko talaga is with my fellow priests. Dahil malaking agwat ng aming edad, ang experience ko ay different sa kanila, yung mga kaklase ko, ang contemporary ko sa seminary. So medyo meron kaming, ang tawag nito, yung parabang wall ba? Parang hindi magkatugma yung aming mga pananaw. So medyo may gap. And then, sinisikap kong mapalapit sa kanila. Nahirapan ako sa simula. Nung nagiging pare na ako, iba-iba naman yung aming mga pananaw sa pagbigay ng homily, ang style. So, medyo ang iba na nasaktan dahil mag-mention ako sa aming mga kahinaan. Isama ko yung aming mga kasalanan sa aking homily. So, marami sa kanila nagagalit sa akin. Pero ako, pinakita ko talaga sa kanila na hindi ako galit sa kanila. Wala naman akong personal na minimension na pare sa akin. Sitwasyon lang at mga common knowledge lang.
lalo na yung babanggitin sa Santo Papa, babanggitin sa social media. So sinasama ko yan sa aking homily. Pero ang iba talaga, sabi nila, ah, tinitira mo kami, ah, parang nagpakamalinis ka. Sabi ko, hindi naman, sinama ko naman yung sarili ko kasi sa totoo lang, magkapari-pariho lang tayo ng struggle. Tama. So doon, paano ko ma-prove sa kanila na I really love them. So ngayon na medyo nagiging famous ako sa social media, marami din akong mga charitable work, yung solicit ako ng pera para sa iba't ibang mga project sa simbahan, lalo na sa Archdiocese. At dahil marami din dito magdo-donate, sinishare ko rin sa ibang mga parokya. At doon na nila ngayon, unti-unti na nilang nakikita na kuan pala ako, nagsusuporta ako talaga sa simbahan. At pati yung mga pari na medyo against sa akin, antay sa akin, pag may kailangan sila sa parokya nila, tinutulungan ko talaga. Pinakita ko na kuan. Ngayon, nag-imbita din sila sa akin sa mga novena masses nila, fiesta masses nila, kasi pag ako ang magmisa, ang daming tao. So malaki yung kolekta. Collection. And then kunti lang ibigay nila sa akin, hindi tulad na mag-imbita sila ng obispo. Ay nako, napakalaki ng amount na ibigay mo sa obispo. Pero ako, bibigyan lang ng kunti kasi pari lang na ordinaryo. Pero malaki yung kolekta nila. So marami na sa kanila na medyo na-relax sa akin kasi iniimbitahan nila ako na pupunta sa kanilang mga parokya. So na, medyo na-solve ko na yon. Dito din sa pagdala ng parokya ay may mga tao talaga na gusto nila i-impose ang kanilang pananaw, ang kanilang mga idealism, ang kanilang standard. And then kung, kasi ako may strong personality ako, pag sabihin kong ayaw ko, ayaw talaga. Pero ibase ko palagi sa what is the sentiment of the church and the sentiment of the majority. So yes, mayroong mga minority na magagalit sa akin, i-report pa ako sa obispo. So doon ko pinakita sa kanila na hindi ako nagagalit at tinutulungan ko pa rin sila sa mga pangangailangan nila, lalo na sa panahon ng mga catastrophes. Kahit na antay sila sa akin, binabash nila ako sa social media, pero binaliwala ko yan lahat. Ngayon, na unti-unti nang nabalik din sila sa akin, napamahal na rin ako sa kanila. Sabi ko, buti naman. So, problems, na-solve ko talaga yan sa yung threefold commandment of Jesus for a disciple. If you want to follow me, deny yourself, take up your cross, then follow me. Then, wow. Yun lang yung binalik-balik. And then, lagyan natin ng mga specific na mga pamamaraan according to the need of a certain group or certain person. Nagiging madali lang. Madali lang siyang i-address ang mga problema sa aking pagiging pare. Galing, no, Pad? So, nabibili ba ko yung paninindigan mo? Lalo na kung makabangga mo, eh. Kunyari, major benefactors, no? Talagang maninindigan. May isang pagkakataon na mayroon akong benefactress talaga na isa siya sa major na nagasto sa akin sa theology. Sa theology ko. Siya talaga yung ang grupo nila ba, ang gumagastos. And then siya ang presidente. Nung nagiging pare na ako, mga few months lang after I was ordained, inibitahan ako magmisa sa simbahan nila. At nandoon yung association nila. Nag-breakfast, kasi early morning yun na misa. Pag breakfast na natin, kinwento niya, Father, alam mo, meron akong anak na nagka-boyfriend, and then nabuntis siya. Pero ayaw ko talaga yung lalaki. So ang ginawa ko, Padre, hiniwalay ko sila. Pinadala ko yung anak ko sa Amerika, sa aming kuandoon, sa aming kapatid. And then, doon na siya sa Amerika. Kasi ayaw ko talagang mapunta siya sa lalaking yon. Eh, sabi niya, mali ba yung ginawa ko? Padre, ako, mali talaga. Ikaw, hindi ka pumanig sa akin. Ha? Ako yung nagsuporta siya. Ako, kahit pa ilang milyon yung nasupport mo sa akin, mali talaga yung ginawa mo. So,
kahit dito mga benefactors ko, yung mga nagbibigay ng tulong sa simbahan, ng lalaki yung magbibigay na pera, pag makita ko, oh, nagpakulay sa book, nako, anak ko, sinusunod mo po bang kalooban ng Panginoon nito? Bakit nagpakulay ka sa buhok mo? Sa padre naman, paktibok, kialaman. wala tayo ditong guan, wala tayo ditong favor ba? Kasi gusto ko talaga na marunong kaming sumunod sa ano yung kalooban ng Panginoon. Pero hindi, ginawa ko yan sa pamamaraan na light lang ba yung ginawa kong parang joke at pinakita ko sa kanila, kahit ginagawa ninyo yan, mahal pa rin kayo ng Panginoon. At hindi rin magbabago ang pagrespeto ko sa inyo. Binabanggit ko lang yung nakita ko na dapat pag-iisipan ninyo at pagninilayan kung dapat bang itutuloy. At kung itutuloy ninyo, sa inyo na yan. Tama. And Pads, paano mo ginagawang relevant at madaling maintindihan ng mga bata ang turo ng simbahan? Naghingi talaga ako sa Holy Spirit na bigyan na lang niya ako ng pamamaraan. Pero palagi kong kinukonek yung salita ng Panginoon at turo ng simbahan doon sa buhay mismo ng audience ko. Kunwari, minsan sasabihan lang ko, Pader, magmisa ka sa mga daycare, mga bata yan, masyado mga maliliit na bata. And then, hanap rin ako ng mga situation na, ano yung situation na laging ma-encounter sa mga bata na maliliit, tulad ng papaluin ng mga magulang. Mag-question ako. Yung question and answer ko, yun talaga ang aking entry point. Parang leveling ba? Leveling sa aking mga audience. Sabi ako sa kanila, ano sa tingin ninyo? Yung pagpapalo ng ating kapwa, sa Panginoon ba yan o kay Satanas? Ang sabi mga bata, ay, kay Satanas. O sige ha, yung magpapalo sa inyo, sabihan ninyo na, uy, kay Satanas yan. Sa mga magulang na problema. Then, sabi ko, yung mga bata na hindi tumutulong, hindi nakikinig sa mga magulang, sa Panginoon ba yan o kay Satanas? Satanas! Okay, nakikinig ba kayo? Sasabihin nila, hindi. Sabi ko, gusto ba kayo kay Satanas? Ayaw namin. O, sige, makinig na kayo sa mga magulang ninyo mula ngayon. O, ganyan ba? Madaling marintin sa mga bata. Wow. Gamitin ko talaga si Satanas at si Kristo. Oo, no? Very pati basic, mga, no, Pudge? Pati mga bata magsisimba kasi marami mga bata dito. Takbo ng takbo. Then, sabihan ko yung mga magulang, wag lang ninyong kuanan ha, wag ninyong takutin, lalo na kung ipananakot ninyo ay ang pare. Wag kayo malikot yan. Ang pare, magagalit yan ako. Pag gagamitin nyo yan, maimpirno kayo. Hayaan lang ninyo ako na magpaliwanag sa mga bata. So, ang gagawin ko, children, congratulations, nandito kayo sa simbahan. Alam ba ninyo na may Satanas dito sa simbahan? Nagsisimba din si Satanas para guguluhin tayo. Pag mga bata, pag marinig lang word na Satanas o yawa, parang silang makinig ba? Mabang titingin sa'yo. Sabi ko, sige, tingnan ninyo kung alam ba ninyo kung ano yung mga kilos ni Satanas. Sabi ko, yung mga bata na nagdadasal, sino ang nasa puso niyan at si isip? Si Satanas ba o ang si Kristo? Si Jesus? Sabi na, Jesus! Nako, yung laging nagsisigaw, tumatakbo, takbo-takbo. Sino kaya ang nasa puso niya sa isip? Satanas! Nako, sige, yung tumatakbo, mga kasaba kayo ni Satanas, dadalhin kayo sa impyerno niyan. Ay, mga bata, papasok yan doon sa mga upuan. Sila na mismo ang mag-correct sa kanila mga kasama. Uy, huwag kang malikot. Lo, Satanas yan. Na pagsimba na yan sa susunod na pagsimba, wala na. Wala na mga nagtakbo-takbo ng mga bata. Konti na lang. Wow, ang galing, no, Pads? Kasi parang bihira na nagpipreach about hell ngayon eh, kung titignan natin sa social media. Ang sa akin kasi, faithful ako sa basic teachings of the church. And then, ang aming kuan din sa mga pare, ang aming patron saint ay si St. Jean Mary Vianney. Yeah. Si St. Jean Mary Vianney,
yun talaga ang pinaka-paboritong topic niya, yung hell, purgatory, heaven. Doon lang siya umikot-ikot at tinuturuan niya ang mga tao paano tayo makaiwas na mapunta sa hell, paano tayo makapasok sa heaven. Yun lang. Ang moral at saka spiritual, pati mga practical na mga ginagawa ng tao, kinukunik palagi ni St. John Mary Vianney sa hell, heaven, at saka purgatory. At yun din ang aking focus. Sabi ko, mas maganda ito. Ito ang aking main topic kasi madali lang. Wala nang daga. Maraming mga research na theological. Teach the people to avoid hell. And then, kinukunik ko rin how to experience heaven here on earth. Kasi yun din ang turo ng paborito kong santa, si Saint Teresa of the Child Jesus. Sabi niya, I spent my heaven by doing good on earth. Sabi ko, heaven is here on earth. And hell is also here. So, partial experience of hell, partial experience of heaven, depending upon our decision in life. Yeah. Oo, tama. Doon lang ako magbigay ng mga humili, doon lang umiikot-ikot, i-connect ko sa mga experiences, at doon siguro, hindi lang siguro, doon nagka-interest ang mga tao. Kasi makonnected sila. And then, ang Word of God for that day sa ating first reading, Salmo, Responsorial Psalm, at saka sa Gospel, doon ko in-apply itong basic na teaching, mga eschatological teachings about heaven, hell, and purgatory, about sin, about holiness. Yan ang aking, doon ako nag-iikot-ikot. Pati mga bata, makarelate doon. Tama. Kasi parang may narinig ako, may nagsabi, Pads, na huwag daw tayo mag-assume na merong mga tao sa impyerno kasi ang Diyos daw natin, lahat ay gagawin para hindi tayo mapunta sa impyerno. Kaso parang medyo nagkaroon akong problem doon, Pads, parang nakakatakot doon, na. Doon sila nagkamali. Sabi ni St. Peter, if holy people are still striving to enter heaven, tama. And for them, it seems still very difficult to enter heaven, how much more with evil ones? Yeah. So don't think that heaven is that easy to enter. The heart of God is very easy to please and to enter. But heaven is not easy. Why? Because once we stop our existence here on earth, we will face judgment. And our judge are the works we've done, sabi ni Kristo. Hindi ko kayo hahatulan. Hahatulan kayo sa aking mga salita. So the word He spoke to us, yun ang hahatol sa atin. Kung sinunod natin, papasok tayo sa kaharian niya. Pag sinusuway natin, doon tayo sa kabila. Pero hindi siya ang humahatol. And then, sabi ng may isa na medyo may pagka-pilosopiya. Sabi niya, Father, if God is love, how can love allows the lover, the beloved, to enter hell? Yeah. Yun nga ang isa sa mga basis nila. Sabi ko, ang concept kasi sa love sa Panginoon ay ang kanyang beloved, bibigyan niya ng absolute freedom. Yun talaga ang hindi niya i-violate. And God is very, very patient and merciful and understanding. Infinitely understanding and perfectly understanding na kung pipiliin mo talaga ang hell, hindi kanya pipigilan kasi love kanya. Bibigyan kanya ng freedom. Nako, do not be very complacent sa pagiging absolute lover sa Panginoon. Kasi yung umiibig ay yung nagbibigay ng freedom. So kung gusto mo talaga doon ka sa tatalon sa impyerno, hindi ka pipigilan niya kasi love ka niya. Eh kung tama, pipigilan ka, hindi ka na niya love. Tama. Wow, ganda ng Pads. Ganyan ang Panginoon. So do not be very kuanyod kaning. Para bang carefree lang tayo ba na wala na tayong effort. Otherwise, tama, our God will not be true God because He is a God of truth. And truth means kung ano yung ginawa,
yun din ang iyong, kung ano yung tinatanim mo, yun din ang iyong aanihin. Sabi ni St. Paul, kung ano yung tinatanim mo, yun din aanihin mo. Pag tinatanim mo ay kabutihan, you will also reap goodness. If you sow evil, then you will reap evil. Amen. Isisin talaga natin ang problema. Wow. Ang ganda nung pads. Especially sa mga nakikinig ngayon ay talagang may conviction, magkakaroon ng conviction eh. Kasi pag masyadong preaching about love, 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 medyo magiging okay lang. Parang okay lang magkasala. Mahal naman tayo ni Lord, no? May dinis kasi simple. Nothing can separate us from the love of God. Yeah. At alam mo, ang hindi lang niya binanggit, kasi binanggit niya famine, persecution, iba-iba pang binanggit niya. Ang hindi niya binanggit doon ay ang kasalanan. Yeah. Intentional talaga na hindi binanggit yon ni St. Paul para sa akin, dahil ang kasalanan lang ang makasiparate sa atin sa love of God. Yeah. Hindi ibig sabihin na ang Panginoon ay tumigil sa pag-ibig sa atin, pero tayo ang para bang umalis tayo sa fold of His love. Sin can separate us from the love of Christ. So, kung pipiliin natin ang kasalanan, ibig sabihin, tayo na ang nagdesisyon to separate from His love. Pero, kung ano lang ang mga sitwasyon natin, kung hindi lang tayo magdesisyon na aalis sa Kanya, hindi talaga niya tayo i-reject. Tatanggapin niya tayo because walang kasalanan natin na hindi niya kayang patawarin. Pero pag tayo na talaga ang magdesisyon na ayaw na nating bitawan ang kasalanan hanggang mamamatay tayo, sa atin na talaga yan. Amen. Ang gandang reminder niyan, Pads. At Pads, sa tingin mo, anong papel ng simbahan sa ating mga current social issue na nangyayari ngayon? Dapat i-preach talaga sa simbahan ngayon ang simbahan mag-stay talaga sa middle, virtue. I-preach ang virtue tulad ng political issues, marami naman mga parties. Ang simbahan hindi talaga dapat papanig ng isang par-up. Hindi ba magiging partisan? Pero diyan siya mag-settle kung ano ang dapat gagawin sa mga tao na pumili at saka nag-apply ng posisyon sa politics. Tulad dito sa aking simbahan, sabi ko, kayong lahat na mag-a-apply dito ng posisyon sa barangay, kasi barangay elections ang akamin, sabi ko, huwag kayong mag-away-away. Kasi kung mag-away-away kayo, sayang ang effort ninyo na gusto kayong maglilingkod, pero pupunta pala kayo sa impyerno. Kayo lahat. Sayang. Sabi ko, sayang. Napakalaking gastos. Mapapagod kayo. And then, mapupunta pala kayo sa impyerno sa pagiging official ng barangay. Sayang yan. Huwag niyong sayangin. Lubos-lubosin na ninyo. Paglilingkuran niyo ang tao na may pag-ibig, may pakumbaba, at marunong kayong magpatawad sa bawat isa. Amen. Doon ako nagsisettle. Kasi paano ako magsabi na ito ay mabuti, ito ay masama? Ayaw ko yan. Kasi hindi na ako magiging pare dyan. Magiging politician na rin ako. Yeah, parang pleasing people, no? Mahirap yung ganito. Pleasing a certain group, insulting other group. Hindi. Isang ama ako ng simbahan. Both, anong kulay ninyo sa politics, anong party ninyo sa politics, mga anak ko kayo lahat dahil representative ako sa ating Diyos na Ama. Fraternal correction nga tawag dyan, no, Padre? Yeah, fraternal correction and true guidance sa mga tao. Guidance talaga. Anong gagawin natin? Kung makipag-away ka, alam mo na kung saan ka pupunta. Kasi sasabihin ko talaga yan, maimpirno ka niyan. At wala kang kapayapaan. Sabi ko, wala ka talagang kapayapaan. Kahit na ang bahay mo ay malaki. Yes. Pag nag-corruption ka, and then lumaki yung bahay mo, maliit yung sarili mong puso. So, isip mo, makitid na. Hindi ko na makakita ng mga gandang bagay sa paligid mo. Puro na lang worries, puro na lang galit. Ay, kawawa ka talaga. Ang galing, no? Gusto ko sa iyo, Pads, very straight to the point ka eh. May impyerno ka dyan. Diretsuhin ko yan kasi
wala namang bakit pa ipaikot-ikot pa natin hanggang hindi na lang maintindihan. So, diretsuhin na lang, andin sa kanila yung explanation pag kailangan mo. Wow. So, ang ganda nun, no, Padge? At paano nagbagay pa na ng palataya mo, Padre, simula nung ikaw ay naging pare na? Nung ano pa lang ako, radical na talaga ako nung hindi pa ako pare, no? Kasi naglilingkod ako sa simbahan. Yes. And then marami na rin akong makaranasan na para bang tinitest yung faith ko hanggang sa dulo na ng malapit na ba sa kamatayan, physical death. Dahil sa yung panahon ng NPA, panahon ng mga kaguluhan sa ating, kasi nagsimula akong naglilingkod ng aktibo 1984. Yun talaga ang height ng struggle between NPA and military, di ba? Dito yes. Sa amin, isa sa ang lugar namin, isa sa mga no man's land. Maraming namamatay, maraming patayan, mga Sparrow unit, ganyan. So naharap ko yan sila, naharap ko rin. So may threat din sa buhay ko. Yung bata pa ako noon, parang ano pa ba, very young. Pero ang pananampalataya ko talaga na hindi tayo namamatay. Noon pa, nasabi ko na yan, hindi na tayo mamamatay. Kasi kung mamamatay tayo dito, katawan lang yan. Pero mayroon tayong kaluluwa. Tama. So, patayin niyo ako, okay lang. Kasi hindi naman ako talaga mamamatay. Yes. Mayroon akong kaluluwa. Hanggang ngayon, pinatibay ko yan sa pagiging theologian ko. Nakapag-aral ako ng theology, philosophy, at canon law sa mga doktrina ng simbahan. Pinatibay ko ang stand na yan. So ang tinuturo ko sa mga tao talaga, hindi kayo mamamatay, pero hahatulan tayo. Hindi Amen. Na tayo mamamatay. Don't be afraid of death because we will never die. Ang buhay... Ay, kinokorek ko na kung ngayon yung sabi na hiram lang natin ang buhay natin sa Panginoon. Kung hindi ito pinahiram, binigay talaga. Correct. Sabi ko, binigay ito, hindi ito hiram na babawiin niya. Ano sa tingin nyo, binabawi na dahil namatay ka na dito sa mundo, binawi? Hindi. Responsibility natin ito kasi binigay na ito sa atin. Mahatulan tayo nito kung ano ang ginawa natin sa buhay na binigay niya. Responsibility natin ito. At hindi na tayo mamamatay. Pero pwede tayong ilagay sa heaven, pwede ring ilagay tayo sa impyerno. Yun na ang ating responsibility. Saan mo ilalagay ang buhay mo? Sa impyerno o sa langit? Ikaw na bahala dyan. Pero hindi na tayo mamamatay. Kailanman. Kasi we are image and likeness of God. And the image and likeness of God na binigay niya sa atin, isa dyan ay ang ating immortal being. And that is in the soul. Yun ang ating immortal aspect. Pero itong ating katawan ay mortal aspect ito. Yeah. Yan ang sabi ni Kristo, do not be afraid those who can kill your body but cannot do anything to your soul. But be afraid of God. He can throw your soul and your body in hell. Wow. Galing. yung mindset mo, Padre, ganyan mag-isip mga santo eh. Noon eh. Oo. Kasi, diba? Yung mga pinamartir. Lagi ako nagbabasa ng mga buhay ng mga santo para makasama tayo sa kanila. Yeah, lalo na yung mga pinepersecute noon, yung mga pinapatay, di ba? Sila si Lorenzo Ruiz. Grabe, ang ating first saint in the Philippines. Maganda yung kanyang mga paninindigan sa buhay. Wow. Galing, ah. Pero curious ako, Padre, meron kang bang devotion din kay Bishop Camomot? Ako, wala akong personal devotion ni Bishop Camomot, pero lagi kong pinipreach ang buhay niya. Hindi ba kaya, yung formal devotion? Kaya encounter na kilala mo? Hindi ko talaga siya na-meet personally. Pero buhay pa siya nung aktibo na ako sa simbahan. 1988 siya namatay. 1984 ako nag-active sa simbahan. So narinig ko na siya, pero hindi lang talaga kami nagkita. Pero I preach his life, I tried to imitate as much as I can sa kanyang mga ginagawa din. Yeah. Kasi ganyan din siya mag-isip eh, di siya natakot mamatay. Actually, hiniling niya pa nga yung kamatayan niya eh, di ba? Oo, oh, hiningin niya. Madali, masakit. Masakit. Madali at masakit. Painful but quick.
Yun nga, nabangga. Doon siya sa car accident. Hindi siya naabota ng 3 oras. Patay na siya. So, grabe. Quick and painful. Yan ang kanyang kuan. Inspired din ako sa mga buhay ni Bishop Chupilo Kamomot. And then I'm trying to emulate as much as I could kung mayroong mga pagkakataon. Sabi nga, nung nag-Thanksgiving dito, nag-Thanksgiving mass dito sa pagiging venerable niya noong July 27, 2022, ako yung nilapitan ng mga madre para tutulong sa pag-raise ng funds kasi aabot ng mga 7 million. Wow. Ang dapat nilang ang budget ba para sa diocesan event yun eh. Yes. Ang mga madre wala na sila magagawa daw sabi nila. Pero lumapit sila sa akin July 5. Din sabi ko, sister, less than 3 weeks na lang ang event. And then, magkano na ba ang na-raise ninyo? Sabi niya, zero pa talaga, padre. So, yun nga, naggawa ako ng aking kuan dito, yung mga slot-slot. Pagdating ng July 27, naka-raise talaga ako ng mga 7.6 o 7.2 million. Grabe! Sinabihan ko si Bishop Chupilo Kamomot, hindi kita kilala, pero idol kita. So, hindi ka pa saint. Pero alam ko, nasa langit ka na. So, yes. Tulungan mo ako nito. Paano ko ito i-market yung slot natin na para sa event mo? So, nung na-remit ko yung last na check na mga 3 million plus to complete the 7.2 million, so, napaiyak yung madre. Sabi niya, padre, wala na kaming problema. Lahat-lahat na nagawa na nila, wala silang problema. Sabi ko, Bishop Chupilo Kamomot is working hard. Kasi 3 weeks lang natin na-raise ito. 7 million plus. Napakahirap i-raise yung 7 million in 3 weeks. Oo, grabe. 3 weeks? Pero grabe talaga si Bishop. Kuan din siya. Very miraculous kasi totoo talaga siyang very saintly na tao. Mm. Kahit ako, humingi rin ako sa kanya ng prayers and intercession. Eh. Magandang ihingi sa kanya para at least marami tayo maka-experience. Isa yun sa aking mga experiences with Bishop. Bakit naka-raise ako ng ganyang amount? Yeah. And then, may narinig ako na kuan na story sa kanyang pamangkin, si Father Dennis Baricuatro. Pamangkin buo talaga niya. Anak ng kanyang kapatid na babae. Doon din siya nakatira, si Bishop Chupilo Kamomot. Hanggang namatay siya. Oo. May experience yun si Father Dennis Baricuatro na ubusan sila ng pera and then may naningil na PLDT, 2,500 ang hahanapin nila pero wala na talaga siyang pera. Sabi daw ni Bishop Chupilo Kamomot, Den, punta tayo sa library. Buksan natin yung mga aklat. Ang mga aklat ba? Baka may perang naipit doon. Sa doon ka sa kabilang dolo. Dito ako kabilang dolo. Abo tayo sa gitna. So, bawat aklat, binuksan nila. Pag-abot nila sa gitna, nakakuha talaga sila ng 2,500. Ang tanong lang ni Father Dennis, paano nakaipit siya ng mga pera doon na ganyang halaga na halos mga siya wala ng pera sa bulsa niya? Kasi bigay lang siya ng bigay, pamimigay niya ng pera. Pero paano kaya nagawa yon? Sabi niya, ano yon? Intuition yon ni Bishop na parabang ayaw niyang biguin yung naniningil. Para mabayaran talaga, gumawa siya ng milagro. Humingi siya ng milagro sa Panginoon. At yun ang binigay ng Panginoon sa kanya. Wow. Marami na siya mga milagro kahit buhay pa siya para makatulong lang sa ibang tao. Amen. Grabe . Marami pa akong gusto malaman kay Bishop. Pero Pads, ano yung tingin mo mapapaya mo sa isang, kunyari, kabataan or isang lalaki na gusto din maging pare, tinatawag din na maging isang pare? Una, dapat active siya sa kanyang prayer life. Lalo na yung Holy Rosary and then Holy Eucharist. Then pagkatapos, dapat aktibo siya sa simbahan. And then third, kasi nagiging formator ako for 7 years sa seminary, yun ang aking unang assignment. Gusto ko talaga na ang mga kabataan ngayon mag-graduate muna ng kurso, professional degree, and then magtrabaho muna ng kahit 1 year, 2 years bago papasok sa seminaryo. Kasi
iba na talaga ang mundo ngayon. Correct. Napakatagal o parang mahirap na i-form ang moral at saka spiritual life ng mga kabataan kasi bombarded masyado sa aning social media na makamundo. Pero kung magtrabaho ka na, nagiging matured ka, and then despite the work na ginagawa mo, despite the profession na tatamo mo, and then mayroon pa ring impulse to enter the seminary, it means it is a strong sense of vocation. Kasi ngayon, dalawa na ang sinusuportahan ko na seminarista, in-advisean ko mag-graduate muna ng course. Pumili talaga na pagkatapos ng high school, grade 12, pumasok. Ngayon, nagsilabasan. Sayang yung gastos ko na 60,000 every semester, including the board and lodging. Ako yung naggasto sa kanila for 5 years, for 4 years. Ngayon, lumabas na ang isa, nakabuntis pa ng isang babae. Na in love. Oh, kasi nanibago ba na bata pa pumasok, paglabas, nakakita ng babae. Hindi nakapigil. Yung hormones. So, mas maganda yung dumaan ka na, nakipag-girlfriend na. Ay, kung medyo siya ipiminit, nakipag-boyfriend. Hindi naman. Basta naka-explore na siya sa buhay ng malalim-lalim ba bago pumasok sa seminaryo. Para hindi talaga malaki ang possibility na maka-sustain at saka magiging pari talaga siya. Oo nga, Pats. Kasi parang yung mga nalalaman ko, mga nagkukwento sa akin, yung mga pumapasok nung high school pa lang seminary, madalas marami talaga naglalabasan. Naglalabasan. Pati pag mapari sila, konti lang talaga ang natira na medyo hindi nagkakasala na malalaki. Karamihan ng mga straight sila, galing minor seminary, college seminary, theologate. Pagkapari nila, marami silang, karamihan ba, hindi naman lahat, karamihan na involved ng mga kasalanan na malaki-laki. Yeah. Kasi parang yung na-expose sila sa mundo, no, Pads? Yung hindi nila ma-consume. Hindi sila marunong mag-act, mag-respond sa mga situations na tempting. Correct. Tulad ng tempting sa sexuality. Yeah, tempting babae. Pera. Pera. About power. Mm. Kasi nasa pari yan. Pera, babae, power, pati lalaki, nandyan din sa pagkapari. So, tama. Mahirap sa sexuality ba? Mahirap mag-respond sila. Dahil hindi nila masyadong na pamature yung sarili nila nung hindi sa konteksto sa seminary. Kasi ang seminary life, para kaming nasa loob ng laboratory ba? Na walang mga stimuli na outside world. Pinipreserve kami at doon kami pinapatubo. Paglabas na namin, na-meet na namin ang lahat ng mga tao. Wala doon sa seminary, doon na kami nahirapan. Wow. Yeah. Pero nung sa case mo, Padre, ikaw, may nagkaroon ka din ba struggle sa loob? Kasi nagkaroon ka na ng experience sa labas eh. May ganun din ba struggle? Ang struggle ko sa loob, relational. Yun ang first. Kasi parang mabangga ko yung mga seminarista. Kasi para akong nag-act na mukha na akong pari ba? Dahil ako ay acting assistant branch manager na ako sa land bank. Breadwinner ako sa pamilya. Presidente ako sa maraming malalaking organization sa simbahan. Parang tatay ka na doon. Ang tatay na ako. So pag may ginawa sila mga kalukuhan, kasi kasama kami, pupunahin ko sila. Sabi ko, huwag yung gawin yan, Brad. Kasi magpapari tayo. And sabi nila, ikaw yan. Tiguan ka, ikaw matanda ka, uwi ka sa inyo. Hindi bagay ito dito sa iyo, uwi ka sa inyo. Hindi ka kailangan dito, matanda ka. Grabe. Pati sa examination, sabi ko sa exam, mag-cheating kasi, ang iba karamihan mag-cheating, lalo na kung mahirap yung mga tanong, mag-cheating. Sabi ko, huwag kayo mag-cheating, Brad, kasi cheating yan, kasalanan yan. Sabi niya, kanya-kanya tayong buhay, sikap ka lang dyan sarili mo. Nabangga ko talaga sila. Yun ang una, pagkatapos academics. Parang nanibago ako sa demand ba sa academics sa loob. So, nahirapan talaga ako noon. Yung pagkatapos, yung aking
pamilya kasi ako pa rin ang nag-asikaso sa aking pamilya. Dito pa rin sa akin nire-report ang mga pangyayari. Physical na ailments, mga financial needs, at mga decisions kasi na mayroong mga tensions. Ako pa rin ang dito pa rin sa akin pinapaabot nila. And then magkasabay itong tatlo, relational, academics, and then family. Nako, para akong bibingka ba na may apoy sa itaas, sa ilalim may apoy. Pero na-surpass ko yon sa awa ng Panginoon. Na-surpass ko yon for 9 years. 9 years ako bago na-ordain. Speaking of fundraising, kasi nakita ko sa isang article na malaki naging papel mo sa Kapilenhaf de Fatima. Kapilenya de Fatima, oo. Replica ng project ng Archdiocese of Cebu. Paano mo ito nagawa at ano naging inspirasyon mo sa pagtulong sa proyektong ito? Nung pandemic, halos kami nagkasabay. February 2020, nagsimula ako sa aking projects dito to renovate the church and to expand kasi bago pa lang ito ang simbahan, nagkaroon pa ng problema sa building, dilapidated. So nag-project ako nung simula nung February 2020. Uh-oh. Ang Kapilenya din, nag-groundbreaking din sila February 2020. And then nag-lockdown tayo pagka March 18. Yes. So natigil yung kanilang project, natigil yung project ko dito. Pero sa awa ng Panginoon, na-in ako sa social media. So doon ako nakasolicit ng amount. Pagdating ng mga May 2021, parang halos 90% na ang accomplishment ko sa project ko dito. Umabot ang aming nasolicit na mga almost 40 million na siguro. Wow! Grabe! Oh my God! Wow! Kasi maraming nagbibigay. So, ang sa Kapilenya naman, nakasolicit sila with Monsignor, yung bago nating bishop dito, Bishop Ruben Labajo, siya man yung pinaka-head. And then may apat pa na pari na kasama siya. Nakasolicit sila ng ang budget nila sa pagpatayo ng Kapilenya was 30 million. Yun ang contract sa contractor. Pero ang na-raise lang nila up to May 2021 mga 4 million lang. So malaki pa, mga 26 million pa ang dapat yun. And then ang contractor, hindi na rin siya makapagpatuloy dahil malaki na siyang nakuha na materialis at hindi siya maka-partially pay. May shortage na siya na 15 million, sabi niya, sa materialis. So, hindi na talaga siya makakilos. So, nung nag-meeting sila pag kami, May 5, 2021, sinuggest ng isang pari. Nag-monitor yung isang pari sa akin, si Father Lindon, sabi niya, Monsignor, narinig ko si Father Siano, napakabilis ng kanya mga solicitations dahil sa kanyang slot. Ano kaya kung kunin natin siya para sasali isa sa Kapilenya? Pero hindi ko pa alam yung Kapilenya na yan. Wala akong kahit konti. So sabi ni Monsignor Ruben daw, kasi siya din ang Vicar General sa Archdiocese. Sabi niya, bigyan mo ako ng number ni Father Siano. Pagkatawag, tawagan ako niya. Padre, si Monsignor Ruben ito. Ako, Monsignor, anong sa atin? Sabi ni Archbishop Palma, ginamit niya kaagad si Archbishop Palma. Sabi ni Archbishop Palma, ikaw daw ang humingi siya sa iyo kung papayag ka ba na ikaw ang mag-lead sa ways and means to raise the funds sa budget sa pagpatayo ng Kapilenya de Fatima, tong replica. Ano man yung Monsignor? Ano yung replica? Ano yung Kapilenya? Sabi niya, ay, huwag ka na magtanong. Ang tanong ko lang, papayag ka ba? Sabi ko, Monsignor, ang tumawag sa akin, ang Vicar General, and then ang nag-utos, ang aking bishop, paano ako makatanggi? Yun ang aking hinihintay. At yun na, tuloy-tuloy na yun. Hindi na ako makatanggi. So, nung inorient na nila ako, pagka May 30, nag-misa doon, inorient nila ako na ito talaga ang project. Na-impress ako dahil I am a very Marian priest kasi Mother Mary talaga devotion ko. Sabi ko, Monsignor, ano ko muna, ang aking retablo, yun na lang ang aking remaining project ngayon. May 2.5 million pa na i-raise ko. Pag ma-raise ko na ito, i-focus ko na ang pag-raise diyan sa ating Kapilenya. So, sige, willing to wait kami, Father Sean, sabi niya. Pagka May 30, 31 ba yun, ano na? Na-raise ko na lahat ng amount. So pagka August 8,
2021, nagsimula akong mag-focus na sa solicitation slot-slot sa, para sa kapili niya. And then sabi ng engineer, yung architect, na i-raise ko yung amount from 30 na original contract to 35 kasi nagtaasa na ang mga bilihin sa mga materials. Subo pumayag ako. So instead na 26 ang aming i-raise, nagiging 30 na naman. Kasi naka-raise din si Monsignor na 500,000. So ginawa na lang 30. Ang sa akin, 30 talaga ang i-raise. So noong August 8, nagsimula ako. Pagka October to, umabot yun ng 30.1 million ang na-raise ko. Wow! Less than 2 months. So nabigay ko doon. Sabi ko, nandiyan na yung budget. Tapusin na ninyo yung project. And then, pagka October, kompleto na ang budget. So pagka January, halos mga 90% na ang accomplishment sa project. Nag-schedule na na April 4, ang consecration. Nag-budget na naman ng 10 million para sa consecration expenses. Ako na naman ang sinabihan, mag-raise. So, January 19, 2022 to March 13, 2022, na-raise ko yung 10 million plus na amount. So, practically, 40 million ang expenses na ang pera na na-raise ko galing dito sa parokya in 4 months time para sa project na yan. So yun nga, doon kami nagulat. Pati ako, nagulat ako. Parang napakalaking milagro na ginawa ni Mama Mary. Yes. Dahil Malaysian. At doon marami na talaga ang nakakilala dito. Parokya ko ang nakakilala sa akin. Nag-ambag-ambag sila ba sa mga donations nila. Wow. And Padre, ano yung mga natutunan mo sa proseso ng pag-raise ng funds para sa project na to? At ano yung mga naging hamon mo at paano mo ito hinarap po, Pads? Ang hamon, dahil sa pandemic, mahirap tayo mag-solicit. So, binago ko na naman. Parang nag-level up din yung ating pamamaraan sa pag-raise ng funds. Ginawa ko siya sa social media. And then hindi na yung old style na solicitation letter ganyan. Ang ginawa ko slot-slot yung isang malaking amount, i-divide ko siya into smaller parts. Tulad ng 10 million gawin kong 10,000 ka 1,000. So yung minimum donation is 1,000. Tinatawag ko yung slot. So I will raise 10,000 ka 1,000 para magiging 10 million. So kung gusto kang bumili, ala, bibili ka ng one slot, 1,000. And then dahil pag mag-donate tayo sa simbahan, marami tayong biyaya na matatanggap, mag-specify ako na ng graces or grace na yun talaga ang pinaka-focus na ipagdasal namin para sa sumasali sa project na yan. Yung tinatawag namin bumili ng slot. So makatanggap ka ng biyaya. I-assure namin yung biyaya na yun ang aming ipagdasal. Tulad ng kapilinya, ang title ng aming slot doon is Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD. Mother Mary's Healing and Deliverance. So ibig sabihin, pag bibili ka ng isang slot na 1,000, meron ka ng healing and deliverance coming from Mama Mary. Yeah, yun lang aming kwan. Wow. And then nagiging attractive, nagiging appealing to people. And then second, ang aking transparency. Sinasabi ko araw-araw kung ano yung update. And then third, ang aking sincerity. Kahit 1 centavo wala akong kinuha diyan. Sa aking account pumapasok lahat 'yan. Ako ang nagki-claim doon sa mga kwarta padala sa Palawan, sa Imlwilier, Cebuana Luilier. Pero wala talaga akong kinuha kahit 1 centavo. Kasi pati ako bumibili din ako ng slots. Tama. Wala akong kinuha para sa aking sarili, bang. Galing.
Ano tingin mo yan, Pads? Yung ganyang ano, skills ba talaga yan yung nakapag-gift? Gift talaga. Binigay yan ng Holy Spirit sa akin. Biglaan lang. Nagmisa lang ako. Bigla lang pumasok sa aking isip na, ay, slot natin ito. Kasi ang nangyari yan, dati, by pair. Sabi ko, stained glass tayo. Bawat stained glass, 7 sacraments, 165,000. Sino sa inyo ang mag-sponsor ng isang stained glass? So marami namang nag-sponsor. Pagdating na sa mga upuan, kasi marami ng upuan, sabi ko, hindi na to pwedeng isa-isahin kasi 25,000 bawat upuan. So sabi ko, bigla lamang pumasok sa akin, slot natin ito. So tag 5,000 per slot. Ganyan. So doon, nagsimula ako sa 5,000 per slot. And then, naubos naman, so nakuha na yun, na-address na. Maraming nag-comment, sabi nila, Padre, kami mga mahirap sa amin magbili ng slot. Gustuhin man namin, pero wala kaming pera. Pwede pababaan, Padre, pababaan. Nagiging 1,000. Mayroon pa rin iba, Padre, malaki pa rin yung 1,000. Ginawa ko na namang 500. Malaki pa rin. Malaki pa rin. Ngayon, ginawa ko ng 100. Karamihan ng aking mga slot, 100. Ano na sila? Okay na sila. So okay na, okay na. Marami na silang nakapag-participate. Nga, no? Ang galing. Ang talaga, spirit. Yeah. Ano yung tingin mo, Pat? Saan yung bulk nun? Saan nanggagaling yung nagiging... Galing sa online parishioners talaga. Online. Kunti lang ang nanggaling dito sa aking territorial parishioners. Online. Yung outside the parish ba? Wow. Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo na sa... Kung aking kung siguro percentage, ang nanggaling dito sa parokya, siguro mga kuan lang, mga nasa 20%. And then, ang nanggaling sa other countries, mga siguro mga 50%. Ang 30% galing sa dito sa Pilipinas, outside the parish. Galing. So, nakikita talaga natin na marami pa rin talaga mga mabubuti ang puso na willing. Marami, willing. Kahit hindi nila ako kilala, nasa online lang sila, nakinig sa akin sa misa, pero nagtitiwala sila sa akin. Din malaking bagay ang transparency at saka sincerity sa pag-handle ng mga donations. Amen. And Pat, ano yung inaasahan mo magiging epekto ng Kapilhenha de Fatima Replica Project sa mga tao, lalo na sa mga Katoliko sa Cebu at sa buong Pilipinas? Napakalaki talaga. Kasi alam naman natin si Mama Mary is the fountain of graces, healing, and other things. So, sa pagpalago ng ating pananampalataya, napakalaking tulong talaga. Ngayon, nakikita namin dami ng mga taong pumupunta doon. And then, ang mga taong pumupunta, pag alis na nila, sasabihin nila, iba talaga ang aking maramdaman. Parang si Mama Mary, napakabuhay. Kasi consecrated yan ng obispo. And then, galing talaga sa Portugal, ang kanilang rector doon, pumunta dito para mag-implant sa relic ng yung tatlong bata. Yeah. And then, ang image dyan na linagay, galing talaga doon sa Portugal. Wow. So, napaka, kuan ba, connected siya sa Portugal. And then ang kuan niya, ang design, lahat, copied 100% sa kapilin niya doon sa Portugal. Grabe ang blessings. And then, ang formation ng mga tao na para bang naggawa na kayo, tulad din sa Portugal, maggawa sila ng mga counseling. May pari na naka-in-charge doon. Counseling, confession, misa araw-araw. Then, ang mga tao pumupunta na doon for devotion, prayer, healing, counseling, confession. So, napalaking tulong talaga. Wow. Isa yan sa bucket list ko, Pads, pag nabalik ulit ako Cebu, yung Kapilhenha de Fatima na yan. Sige, sige. Adrian, ano mo yan doon? Bisitahin mo. Yes, chef, ikaw. sige, magkita-kita tayo dito. Oo. Sana kung ano, makapunta ka dito.
Yes. And Pads, meron ka bang mensahe sa mga taong mga nagdo-donate at tumutulong para sa maging possible yung mga project na nire-raise mo para sa simbahan? Siguro hindi lang dito sa aking simbahan kasi ang simbahan naman ay isa lang, hindi naman hiwa-hiwalay. Yes. Kayong lahat na magdo-donate sa simbahan, asahan talaga ninyo you will be given in return 100-fold blessings from God as long as you give it joyfully, sincerely, and without any expectations. Kasi hindi naman tayo dapat mag-expect dahil sinasaad na yan ng Panginoon. Nakasaad na yan sa kanyang salita. Na whatever you give joyfully and sincerely, my Heavenly Father will return it to you 100-fold in this earth and eternal life in the life to come in heaven. So napakalaki talaga ang biyaya na matanggap natin kung nagbibigay tayo sa simbahan. And then second, it can strengthen our faith and experience with God's presence. At para sa akin, yun talaga ang hindi mabibili. Yung kapayapaan, yung unity, yung ating kaligayahan sa puso natin. Iyan mabibili ng kahit gaano kalaki na pera. At yun ang mga rewards na isinasaad ng Panginoon bawat pagkakataon na tayo ay tumutulong sa simbahan. At sa ating, hindi naman ang simbahan na building lang, pati mga tao, yung mga tao ba na nangangailangan, mga aba, the least ones. Yes. Doon natin ibibigay. The last. Oo. Pero pag magbibigay kayo dito sa aking mga projects, I will assure you, now, kahit 1 centavo, wala akong gagamitin yan para sa personal ko. Para talaga yan sa simbahan at saka sa project. Amen. Padre, ano yung masasabi mo sa mga marites niya na, ay, ang simbahan, pera-pera lang yan eh. Ganyan. Sasabihan ko lang sila. Yes, ang simbahan ay maraming pera na pumapasok. Pero ang dami ding apostolate sa simbahan. Kung meron man mga ibang pare at mga leader sa simbahan na medyo na kuan sila, na tukso sila sa pera, huwag ninyong i-generalize because the great majority sa mga pastor sa simbahan Katoliko ay nagbibigay ng tulong sa daming mga taong nangangailangan na wala nang tumutulong sa kanila. Huwag na lang tayo mag-guilty dyan sa mga kuan nila, mga batikos or mga bashers na nagmariti sa atin kasi alam naman natin ang ating ginagawa. Ako, kahit sino ang sasabi sa akin ng mga accusations, tumatawa lang ako kasi I know that God knows my activities true and true. Then wala akong ginawa na hindi para sa ikabubuti ng nangangailangan at saka sa simbahan. Amen. Ang daming kailangan ng simbahan eh. I mean, pagbayad nga lang ng kuryente, pagbayad sa mga tao, di ba? Dito, so, sa akin, mag-average ako ng 500,000 pesos every month sa charitable expenses. Mga para sa living, para sa education, para sa hospital, para sa pagkain, para sa mga bahay, para sa anong-ano mga kailangan nila. And then, ipacheck ko yan sa aking mga social action team. At talagang na-prove ba nila na grabe talaga ang pangangailangan. So, mag-share talaga ako. So, kukulangin pa yung mga income namin, yung aming mga kolekta. Malaki-laki naman ang kolekta sa simbahan ko. Kukulangin talaga. Sobrang kulang. So, ibig sabihin ko, tumutulong ka din beyond sa expenses ng simbahan lang, no? Yeah. Pati sa mga parokyano mo na nangangailangan. Mga parokyano at saka sa ibang mga parishes. Tumutulong ako sa ibang parishes. Yung mga nakolekta ko para sa project namin, minsan magsobra siya. So, magbibigay ako sa ibang mga parokya. May mga 4 na parokya dito na nakadonate kami ng mga average of 700,000 each. Wow! And then, marami sila. Pati nga, hindi na dito, nasa Masbate, nasa Hulo, Sulo. Yung na pasabugan ng bomba sa Hulo? Yes. Pumunta yan dito sa amin para sa roofing niya. So, binigyan ko rin. Taga Hulo. And then, iba-ibang mga lugar. May lugar sa Leyte at iba pang mga lugar.
At sa mga dito sa Archdiocese, marami akong mga tinutulungan. Kasi, hindi ka ba sa point na parang hindi ka napapagod ka ba na yung, kunyari, yung mga taong nanghihingi sa'yo? I mean, I'm sure marami. Hindi ako napapagod. Natutuwa ako. And then, hindi naman sa akin yun. Sa Panginoon naman yun. Sa simbahan naman yun. Kung galing sa bulsa ko, wala na talaga akong mabibigay kasi zero ako palagi. Laging zero ako. Binibigay ko lang ang ano ang maibigay sa simbahan. Amen. Pero may ano ka ba? May limitasyon kunyari sa mga humihinging mga parokyano? May mga limit din ako. Pero according to their needs, according to the situation. Pero hindi ko masyadong binibigay ng malaki dahil para marami akong mabibigyan. So hindi ko masyadong palaki, maliban lang kung aktibo siya sa simbahan and then napakahirap, alam ko na naglilingkod siya dito sa aming simbahan. So medyo malaki-laki ang maitutulong ko compare sa mga yung mga walk-in lang na hindi nga nagsisimba pero nakarinig lang na makakuha sila dito. So konti lang aking binibigay. Pero hindi yan bababa ng mga 2,000 ang aking ibibigay sa kanila mga pangangailangan. Wow. Salute to you, Padre. Sa Panginoon yan. And Pads, bakit mo mahal ang pagiging Katoliko? Kasi ito yung totoong relihiyon. It is the true religion that can connect to Jesus and the apostles. Kahit ano pa ang mga arguments na gagamitin, darating talaga tayo doon sa katotohanan na this is the true religion, the true church instituted by Jesus and then propagated and institutionalized by the apostles and their successors. So, ang relihiyon ay ang ating, para sa akin, daan at siya din yung ating parang ang tawag nito, transportation na magbibigay sa atin ng patutunguhan. So, ang pinakatama na daan at pinakatama na transportation para magdala sa atin sa kaharian ng Panginoon ay ang Katoliko talaga. Wow. Speaking of that, Padre, ano masasabi mo dito? There is no one Christianity but Christianities. There is no one theology but theologies. There is no one spirituality but spiritualities. There is no one religion but many paths, all leading to the divine. Hindi rin ako maniwala niyan dahil sinabi na yan ni Kristo, huwag kayong magpaluko. Dahil ang daming magsasabi na andoon, nandyan, andito, ganyan, huwag kayong maniwala. Si San Pablo rin nagsabi din, pag may pupunta sa inyo kahit angel pa galing sa kaharian ng Diyos at magsasabi na salungat sa aming original na sinasabi, huwag ninyong paniwalaan yan. So, ibig sabihin, do not generalize na ang lahat ng theological theories ay mga dogmas ay totoo na magdala sa atin ng kaharian, sa kaharian ng Panginoon. Tulad din ng ang daming mga planes, airplanes. Pero hindi lahat ng airplanes magdadala sa iyo sa Amerika. Kahit ang gusto mo sa Amerika ka, baka dalhin ka doon sa Russia o sa Ukraine. Siguraduhin mo ang ruta, ang route, at saka yung pagkapagiging genuine. Tulad ngayon, ang daming naggamit ng social media, hindi lahat ay mga matitino. Yes. Maraming mga scammers. Correct. And why should we accept that theory na lahat ng theologies tama, lahat ng philosophies tama, lahat ng religions tama? Hindi. Depende yan kung saan yan patutungo. Sabi ni St. John, first letter of St. John, I don't know ng chapter yon kasi hindi ko masyadong kuha ng Bible. Sabi niya, hindi lahat ng spirito ay Holy Spirit. So test the spirit inspiring you. Kasi hindi lahat ng spirito ay galing sa Panginoon. Ang demonyo, napakalaki ng mga investment ng demonyo sa atin. He is also a spirit. And he is the cunning spirit. And then, sa tingin natin ba,
kung sasabihin natin lahat ng relihiyon ay papunta sa Panginoon, wala bang pupunta sa impyerno? Nagsisikap din si Satanas. Nagawa din siya ng kanya mga relihiyon. Naniniwala din siya kaya sa Diyos. O, naniniwala din siya. Kilala nga niya ang Panginoon eh. Magpatira pa pa nga siya. Nung nakita niya ang Panginoon, magpatira pa pa siya. Pero sinabihan ni Kristo, alis ka dyan. Huwag ka magsalita. Ganyan. Kasi may mga kuan talaga, may mga tao dito, mga espiritu dito sa mundo na ang kanilang layunin ay ang pagbiktima sa atin para mapalayo tayo at mapunta tayo sa kaharian ng demonyo, hindi kaharian ng Panginoon. At yun ang ating iingatan. So we need to be knowledgeable, at the same time, gagamitin natin talaga yung wisdom. Wisdom, prudence, ang ating pananampalataya, i-clarify natin using other virtues. Tulad ng prudence, wisdom, knowledge, understanding. Mag-invest tayo ng effort to know the truth. Amen. And huwag tayong magpaloko sa lahat na lang ay totoo. Ay, kung lahat na totoo, wala tayong sasabihin na wala na tayong korte, wala na tayong mga lawyers na mag-investigate kung totoo lahat. Kung hindi yan applicable sa ating civil society, hindi rin yan applicable sa ating spiritual life. Na hindi lahat ng sinasabi na theology ay totoo. Yun nga, nagkaaway-away sila. Thank you for that sa pag-comment doon, Pads. Kasi recently nagba-viral yan eh. May nag-social influencer na Katoliko, Pads. Nagpakalat yan. Thank you for sharing the insight to us. Kasi yun nga, mahirap eh, di ba? Parang hindi na natin kailangan ng mga sacrament para gano'n, di ba? Oo, parang ang gusto niyang sabihin, tinatawag natin yan na pluralism, no? Sa philosophy, yung pluralism ba? Na, kung anong stand mo, yun na, sa'yo yan. Makaligtas yan sa'yo. Hindi yan pwede. Hindi yan pwede yung pluralism. Dapat magsintro tayo sa katotohanan. Hindi lahat na in-offer sa harapan natin ay totoo. Tulad ng mga food supplements. Pagsasabihin ka, kakainin mo ito, itake mo ito. Tingin mo ba nakakabuti yan sa katawan mo? Baka mamamatay ka dyan. So siguraduhin mo, you need to dig deeper in order to know the truth about it, about that theology. Tulad ng theology na walang mapunta sa impyerno. Kasi sinasabi ni St. James daw na mercy triumphs justice. Nasa Bible man yan. Mercy triumphs justice. So sabi nila, ang mercy of God, ang divine mercy, yun talaga ang mag-triumph at the end. So walang justice. Yung justice of God, temporary lang yan. At the end of time, lahat tayo ay mapunta sa kaharian ng Diyos. Kung bibilangin mo sa New Testament lang, ilang beses sinabi ni Kristo na mayroong apoy na hindi namamatay para yan kay Satan at saka yung mga followers of Satan. At mayroon din kaharian ng Diyos para yan sa mga followers sa Panginoon. Paano yan natin i-apply doon? So, yun nga, sabi ko, mercy triumphs justice here on earth. Ibig sabihin, kahit gaano ka kasama, pagbuhay ka pa at maghingi ka ng patawaran, hindi ka talaga bibigyan ng Panginoon ng parusa. Papatawarin ka niya habang nandito ka pa sa mundo. Pero pagpatay ka na, hahatulan ka talaga. Doon naman nangingibabaw ang justice of God. Pagpatay na tayo. Yun na, habang buhay tayo, magsisi na tayo. Magbago na tayo. Baka umabot yung, sabi ni Kristo, do not wait na darating yung pagkakataon na bigla lang hindi mo inaasahan at wala nang magagawa. Wala ka nang magagawa. So, as much as possible, repent because God's mercy always triumphs justice. Hindi na bibilangin sa Panginoon kung gaano kalaki, gaano karami ang kasalanan mo. Basta maghingi ka lang ng kapatawaran, He will give you His mercy, His forgiveness. Pero pagpatay na tayo, at nagdala tayo ng kasalanan, justisya na yan. Amen. Wow. Do not grabe. Leave your sins in hell. In death.
Dapat bago ka mamatay, ngayon magsisi ka na. Siguraduhin mo, pagtulog mo ngayon, wala ka ng kasalanan, nakahingi ka ng kapatawaran para baka hindi na kayo magising. Amen. Grabe. Kataon. Grabe yung mga words of wisdom mo, Padre, talaga nag-e-echo. Di lang sa akin, I'm sure, pati rin sa mga taong makakapanood na itong interview na to. And Pads, mag-entertain lang tayo some question na. Mabilis lang to. Sa ating mga viewers. Hi, my name is Bo Sanchez. Do you want guidance for your financial growth? Alam ko, meron ka mga financial dreams. Meron ka mga pangarap sa buhay. Gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. There are certain dreams that you have and they require money. Gusto mong mag-donate sa simbahan. Ang dami mong kabutihan na gusto mong gawin. And what I'd like to share with you is we started 13 years ago the Truly Rich Club. Ang dami-dami na naming natulungan para paano ba mag-grow? Paano ba mag-save? Paano ba mag-invest? Paano ba mag-invest sa stock market? Paano ba magkaroon ng bagong mindset na iba na ang relationship mo sa pera? Healthy na, you know? For many people, it's a dysfunctional relationship. No, we're gonna help you have a healthier relationship with money. Babalik ako sa stock market. We will even tell you what stocks to buy and what stocks to sell every month. We're going to do that. We're gonna guide you. You know, we've had the joy. Now, for the past 13 years, marami na kaming mga members na nakita namin nag-grow sa financial life. Yung iba, naging millionaryo na at multi-millionaire after years of investing. Friends, can I warn you? Hindi po ito rich, quick scheme. Hindi po. Kung gusto nyo po yon, don't listen to me. Naku, maraming scam dyan. Delikadong delikado yan. Ito, napakabagal. Pero, may katahimikan at makakatulog ka sa gabi. Bakit? Yung pera mo that we will tell you, o doon mo ilagay, o dito mo ilagay, mga higanteng kumpanya na for the next 10 years, 20, 30, 40, 50 years, nandyan yan, hindi mawawala yan, parang bula. I want you to know, ito yung gusto namin para sa'yo. Certain financial growth over time na may katahimikan sa puso. No? And I want to invite you, come, join us, investigate, learn more about the Truly Rich Club. Click that link now. Get to know about the Truly Rich Club on how you can reach your financial dreams. God bless you. From Luigi Patrick Asialtiel. Isa siya sa pari na nakalikom ng pera para mapagawa yung Fatima Capellina sa Cebu. Isalaysay mo sa kanya ilang girlfriend niya na bago naging pare. Ang inspirasyon niya yung buhay niya para maiwasan ang bago naging pare. And inspirasyon yung buhay niya para maiwasan ang premarital sex before marriage at tamang desisyon sa pagpapare. Do not go to private places. Oo. Kami dati, yun din ginawa namin na nagsisikap kami na hindi pumupunta ng private places. Oo. And then second, pray the Holy Rosary. Always. And then set, mindset talaga. Kasi sabi ni St. Augustine, actions follow our desires. Do not desire for premarital sex. Desire for wedding first before sex. And then all your actions will follow. Pero iwasan mo yung mga lugar na kayo lang dalawa. And then iwasan ninyo yung too much physical intimacy. Di yan mapipigilan. Pag gagawin ninyo yan, patay kayo dyan. Oh yeah, tama. Do not challenge yourselves and huwag mong sasabihin, kaya ko yan pigilan. Hindi. Pag nandoon ka na sa gitna ng ilog na napakalaki ng yung baha, wala ka na magagawa. Dadalhin ka talaga yan doon sa ibang lugar. Tama. Wow. Thank you, Padre. Pray talaga. And then mindset. And from Hilario,
Genovia, bakit kaya nilalait tayo ng mga iba't ibang sekta gaya ng SDA at INC na hindi naman tayo nang lalait sa kanila? Bakit parang galit sila sa ating mga Katoliko? Sa tingin ko dyan, dahil ang mga target nila na magiging kasamahan nila ay manggagaling talaga sa Katoliko. Kasi sa mananampalataya na Christian, tayo ang pinakamarami. So gusto nila na sisirain yung simbahan nating Katoliko para lilipat yung iba sa kanila, yung madadala nila. And then second, dahil tumiwalag sila sa atin, so ibig sabihin, hahanapan talaga nila tayo ng mga pagkakamali kasi meron naman talagang makikita, pero never na makahanap sila ng pagkakamali sa ating simbahan, sa mga members ng simbahan, sa mga ministers, sa mga leaders ng simbahan, makahanap sila ng mali. Pero sa simbahan mismo, hindi sila makakahanap ng mali. Amen. Ang ganda nun, Padre. At may mali ba kung tayo ay magbibigay ng pera sa pastor kahit sinong membro ng ibang sekta tuwing sila ay magpipreach sa mga bus, daladala rin ang sobre na ayon sa kanila ay tulong daw para sa gawain ng Diyos? Yun nga, sabi ko, kailangan muna nating i-check kung totoo ba na tumutulong sila sa mga tao na nangangailangan. Kasi marami ngayong mga relihiyon na ang malaking bulk ng kanilang mga nasulisit, yung mga donations, ay nandoon sa pastor. Yun nga, ang pastor ay nagiging milyonaryo, bilyonaryo, samantala ang kanilang mga members naghihirap pa rin. At ginagamit lang nila para lang to enrich themselves. So, in that case, wag na tayong magbibigay. Siguraduhin lang natin na makarating ito doon sa totoong nangangailangan, hindi lang doon sa pastor na leader nila. Amen. At pag yumayaman na yung pastor, umalis na siya doon, no? Umalis. Umalis talaga. Oh, iiwanan niya yan. Dalhin niya yung lahat ng pera. Mahala na kayo sa buhay ninyo. Kung hindi man iiwanan, habang buhay, i-manipulate talaga niya. I-brainwash niya ng grabbing pagka-brainwash to the point na magiging fanatic yung mga members niya na hindi na mag-question, bakit napakayaman mo na dati, hindi ka naman ganyan kayaman. Tama. Bakit magiging mayaman ka? At hindi nila maka-question, hindi ba yan dahil sa aming mga nasulisit? Sa aming pinaghihirapan? Yeah. So, ingat lang tayo. Ingat tayo sa pagbibigay. And from Mel Jory, ang tanong ko po kay Father, ano po masasabi niya sa nag-viral na si Pura Luca Vega sa mga pinagagawa niya na hindi mabuting tignan sa mga bata? Masakit talaga ang isipin ba na may mga tao na maka-afford to act in a very irreligious way. Mm. Ang masasabi ko lang dyan, ginawa talaga siyang instrumento ni Satanas to trivialize our faith and to destroy our faith if possible. Kawawa siya. So sana ipagdasal lang natin na sana siya ay matauhan kasi he has still the soul to save. And then grabe na ang kanyang pagka-hook up sa deceitful na mga pag-iisip ni Satan at nagagawa na niya na walang respeto nga yung basic respect ba sa isang napaka-noble na simbahan. Respeto sana. Respeto ba? Mag-respetuhan tayo para kasi kawawa siya kung sakali mayroong magagalit at iba ang gagawin. Pero ang kaluluwa talaga. Yan talaga ang pinakamalaking point. As a canon lawyer, Padre, may karapatan ba magreklamo simbahan sa... Yes. Yes. Kasi mayroon tayong tinatag nating mayroon tayong entity. Isa tayong may personality tayo. Oh. Tinatawag tayo na anong tawag nito? Nung kung sa kuan ba? Kung sa sector ng society. Parating isang business entity. Tayo din, isang entity, isang person. Meron tayong legal personality. So, pwede tayong makaklaim ng ating right. We have rights and duties in public.
So it is our right to defend our faith, our dignity. At kung sinisiraan tayo sa ating pananampalataya, pwede tayong magdemanda sa kanya. Pwede tayong maggawa ng mga civil action, legal action against that person. I see. Yeah, actually may nagawang sa simbahan. Oo, may nabalitaan nga ako para may magfa-file sa kanya. Para din matauhan siya, pero ang gusto ko lang kung idemanda siya for whatever legal actions, dapat idaan yan sa pag-ibig. Pag-ibig ba? Idemanda kita kasi iniibig kita. Amen. Ipakulong kita dahil iniibig kita. Tama. Ang ganda nun, no? Para hindi dahil sa galit. Yes. Para bang aso mo? Kasi aso mo ay nangagat. Ikukulong mo. Itali mo. Ikukulong mo. Kasi nangagat ka. Kasi mahal kita. At mahal ko rin yung kinakagat mo. Kaso ang problem, padre, ang daming galit na galit sa kanya ng mga Katoliko na gusto yari. Parang kulang na lang, patayin siya. ang payo ko lang sa mga Katoliko, let us show love to our enemies. Kasi yan ang otos ni Kristo, love your enemies. So, mayroon nang nagsabi sa akin na isang asawa, sabi niya, Father, ang aking asawa, aking husband, ay lulong na ng druga. Nananakaw, and then nananakit na sa amin. Pwede ba ipakulong ko, Padre? Sabi ko, pwede bang ipakulong, pero out of love. And then kung out of love, dadalawin mo talaga siya kasi isa yan sa mga corporal works of mercy, visit the prisoners. Tama. Bisitahin mo siya, and then feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, care the sick. Ganda. Gagawin natin yan pag nandoon na siya sa kulungan. Bisitahin natin, dalhan natin ng pagkain, mga gamot, kung ano mang kailangan niya doon para ma-feel niya na mahal talaga nila ako pero gusto lang nila na hindi ko muna magawa yung mga kasamaan ko. So binigyan ako nila ng limitasyon. Pinasok ko dito sa loob. Pero mahal nila ako kasi dinadalaw. Ayan. Grabe, parang binigyan mo na yung mga mga misis para gumawa ng corporal works of mercy, no? Sa husband nila. Ipakulong muna nila, pero bisitahin nila. Maputa pa sila sa kaharian ng Panginoon kasi nakagawa nila ng corporal works of mercy. Grabe, mga after nito, didimanda na yung masama. Mas maganda yan, idimanda mo, pero out of love talaga. Di out of anger. Kasalanan man yung out of anger. Amen. Grabe. From Francis, question from Father Shano. I am a seminarian po. Mahirap po talagang i-identify kung ako ba ay tinatawag na maging pari. How did you discover your call to be a priest? And after you discover your call, what was your guarantee that it was God who called you? Sa akin, may triad of decision na binigyan ko ng emphasis. Aking reason, aking emotion, taka ang aking faith. So dapat magbalanse itong tatlo. Ang reason mo, convinced na gusto mong magpare. Ang emotion mo, happy na magiging pare ka. At ang faith mo ay talagang malalago pag magpapare ka. Pag may isa dito na medyo alanganin, hindi nag-cooperate sa reason mo, emotion mo, at saka sa faith mo, i-polish mo muna, i-harness mo muna hanggang magka-unite silang tatlo. Sa akin, reason. Sabi ko, reason. Ako ang breadwinner. Ayun. Ako magpapasok sa seminary. Sabi ko, dapat mayroong papalit sa aking role. So, yung aking kapatid na inutosan ko, nakagraduate siya ng Marine pero hindi nakasakay kasi overage na. That time, 28 years old siya or 29. Ang mga 28 years old, sabi ko, mag-apply ka. Kung matanggap ka, ibig sabihin, ikaw ang papalit sa role ko sa economic need sa ating pamilya. So, by reason, convinced na ako na pwede na akong papasok. Miraculously, nakasakay siya ng barko sa labas. So, napalitan niya yung role ko sa financial need. Isa convinced ang reason ko.
emosyon yung aking girlfriend, umiiyak palagi. Ako, iyak sad ako. Pagdating na ng December or January 1995, eh masaya na kaming nag-isip na magiging pari ako. O, di ba na, tigil na yung relationship namin. So, balansin ang emosyon ko. Nandin faith. Lalago ba ang pananampalataya ko? Ay, nako, sabi ko, pag magiging pari ako, talagang that is the highest peak of my faith. O, di, wala na. Nagiging balansi ang tatlo, o, di, tuloy-tuloy na. Amen. Galing. Galing na. Napakaganda ng sinabi mo, Pads, at I'm sure maraming mga nag-discern na maging pare. Ibalansi lang yung emotion, reason, at saka faith. Pag magkabalansi na yung tatlo, mag-agree na sila na yun talaga ang nag-iisang kuha nila layunin sa pagpapare, then magiging pare sila. Nung pumasok ako sa seminary, tinanong ako sa aking mga kaklase, Brad, are you sure na magiging pare ka? Dalawa ang sagot ko. Sabi ko, 100% na gusto akong magpare. Sure na talaga ako, 100% na gusto kong magpare. Pero 100% din ako na open na hindi ako magiging pare. Kasi sa seminaryo, ang ating mga formators ang magbigay sa atin ng judgment every year. Eh kung makita nila na wala akong bukas yun, hindi ako namimilit. Pero sa sarili ko, 100% ako na magiging pare. O anong ginawa ko sa seminaryo? Nag-conform ako sa lahat ng mga standards doon. Sumunod to my best ability. O di, nagiging pare ako kasi 100% na ako na magiging pare. And then, nag-conform ako sa lahat ng formation doon sa seminaryo. O di, nagiging pare talaga ako. Pero open ako 100% na pwede akong mag-desisyon sila, lalo na ang obispo na hindi siya mag-ordain sa akin na magiging pare. Open din ako dyan. Pansin ko, Pads, kasi napakaganda ng disiplina mo sa sarili mo. Saan mo ba nakuha yun? Yung ganung habit mo? Sa aking parents. Nag-rosary kami every day. And then si mama namamalo. Namamalo. Pero kontra ko talaga yung palo-palo na yan. Pero si papa din ang nagpakita na napaka-humble. Kahit papaluin siya ni mama kasama sa kasabay sa amin kung magsalita siya. Magpayo siya ni mama na tigil na yan, subukan mo palo mo. Siya ang papaluin ni mama. Tatanggapin din sa aming ama na walang reklamo. So, yung disiplina nila ang ganyan, grabe. Nakita ko talaga yung pagkamapakumbaba at hindi sila nag-aaway tungkol sa aming kahirapan, tungkol sa pera. Never I heard na nagsabi si mama na, ikaw talaga, ikaw ang dahilan, bakit magiging grabe tayong mahirap ngayon, ana? Naghihirap tayo. Wala. Very simple ang kanilang needs, pero very sincere ang kanilang pagdasal. Kasi pansin ko, Pads, yung paano mo ina-handle lahat is yung disiplina mo sa sarili mo. Napakaganda. And from Ileo, Freddy Boy, bakit po ba napakahirap gumawa ng kabutihan walang araw sa hindi ako nagkakasala sa Diyos o sa kapwa? Hindi ibig sabihin na gumawa ka ng mabuti at hindi ka na magkakasala. Mas maganda pa nga na marami kang kasalanan pero mabuti ka pa rin. Yan ang sabi ni St. Paul. Si St. Paul sabi niya, binigyan ako ng thorn, yung tinik, in the flesh. In my flesh. 3 times, I asked the Lord, Lord, please remove this thorn from me. Then sabi ng Panginoon, my grace is enough for you. And he realized, sabi niya, now I realized, in my weakness, there I find my strength. Amen. And the more my weakness reveals or appeared in me or dominates me, the more I experience the perfection of the grace of God. Ibig sabihin, tinanggap ni St. Paul na may weakness siya in the flesh, pero tinanggap din niya na hindi ito makabigay sa akin ng kasalanan dahil ang grace of God will erase this. At paano yan nangyari? Iniisip na ni St. Paul na patay na siya in flesh. Patay na siya. At kung may nagawa siyang kasalanan sa kanyang flesh, sabi niya, it is my flesh doing the sin. It is not me because I did not will to do it. Siguraduhin natin na we hate sin.
At kung nakagawa tayo ng kasalanan, it is our flesh who did it. Pero ang mind natin, kasi dito tayo hahatulan sa ating willpower. Ato bang choice ba? Sa ating free choice. Kung nag-cooperate ka sa kasalanan na yan, patay ka dyan. Pero kung nagawa mo yan out of weakness, ganyan, and then talagang hate mo yan, tulad ng mga example lang ha, yung tawag niyang magnanakaw? Yung magnanakaw ba na talagang para silang uutusan ng kanilang isip na klepto? Klepto ba yan? Kleptomaniac? Parang kleptomaniac. Ganyan, kleptomaniac. Yung magnanakaw talaga sila. Then pagkatapos, parang wala sila sa kanilang sarili kung gagawin nila yan. So it is the flesh doing it. Yung pagkuan, yung pag sinungaling, yung tatanungin ka, and then madali kang, ay, wala. Ganyan. Pero, talagang ayaw mo magsinungaling. Nabigkas mo lang kaagad. Ngayon, anong gagawin? Mas maganda yung nakagawa ka ng kasalanan at magpakumbaba kang maghingi ng kapatawaran. Amen. Sana, hindi tayo mahihiya na humingi ng kapatawaran. Yun ang tiningnan ng Panginoon. Sabi niya, I will not count how many times you fall. I will count how many times you rise up every time you fall. Grabe. Perseverance is the most valued by God. Sabi niya, those who persevere will be saved. So, persevere in resolving, I will not do this again, Lord. Persevere to ask forgiveness to God and to people affected by your sinfulness. Persevere to renew your life every day. Do not get discouraged. Grabe. And Pads, you curious ako, dun sa sinasabi ni Paul about thorning the flesh, bilang isang theologian, ano yung tingin mong tinutukoy niya dun, na weakness niya? Maraming mga presumptions, wala talagang matatawag nating accurate. Pero isa sa mga presumptions, si St. Paul, si Saul, dahil persecutor siya noon, very very arrogant na persecutor. So siguro yung kanyang pride, ang pride niya. Okay. Pagiging domineering, pagiging demanding. Yung pagka-demanding niya ba? Autocratic. Yung pagka-result-oriented niya. Kasi passionate siya na persecutor. Then, possibly din na yung lust, L-U-S-T. Yes. Kasi kung ang mga tao, mga aggressive, talagang struggle nila yung lust. So magkadikit yon. Magkadikit yan. Pag aggressive ka, in your mga activities, aggressive ka rin sexually. Struggle mo rin yan. Or doon sa kaniyang kuan, intellectual pride. Ayaw niyang mag-submit sa authority. Diba nag-away sila ni St. Peter? Ininsulto niya kaagad si St. Peter? So, possibly, yun ang mga struggle niya ba? Intellectual, yung sexuality, or yung kaniyang pagiging domineering, demanding. Pero mga kuan lang yan, mga presumptions, wala naman talagang binanggit sa Bible, at wala rin siyang minention. Torn lang ang kanyang sinabi. Oo. Siguro para rin makarelate tayo, Pads, no? Makarelate tayo lahat. Kasi may kanya-kanya tayo mga thorns. Tama. Buti sa kanya, isa lang thorn niya. Sa atin, thorns talaga. Oo nga eh. Santo na yun, may ganun pa, no? Oo. Ang hirap. Grabe. From Joben, sabi niya, how it affects your ministry being an instant social media homilies popularity because of the funny stories and jokes? I did not claim in the first place that I am the one giving those entertaining mga words and homilies. So, it does not affect me. I am not attached to it.
In fact, I always disown it. Mo-disown ako. Sabi ko, hindi yun sa akin. Sa Panginoon yan. Tama. So, hindi ako na-pressure. Pag bigla itong mawala, na hindi na ako makapaghumili ng ganito, okay lang sa akin. Tama. So, walang detached pressure. Ka talaga. Detachment. Amen. And from Evelyn, ang itanong ko po, Brother Adrian, kay Father, yung pagdadasal ng Our Lady of Sorrow, Sorrowful Misery, Chaplet of Divine Mercy, anong indulohensyang matatanggap at yung pag-rosary ng 150 Hail Mary? Ang ating simbahan ay laging nagbibigay ng plenary indulgences. Every time magawa tayo ng sakripisyo, lalo na sa pagdasal, lalo na sa mga devotional prayer. May tinawag tayo ng generic. Every time we pray, mayroon talagang indulgence. Pero mayroong mga season na i-declare talaga na ito ay magbibigay ng plenary indulgence. So ang sa akin lang, do not seek for indulgence, but seek union with God through those devotional prayers. Yeah. Union with God. Hindi na kailangan yung indulgence. If you are united with God, that is more than enough na indulgence sa atin. Tulad ni St. Teresa of the Child Jesus, sa sobrang pagmamahal niya sa Panginoon at pagiging united niya sa Panginoon, sabi niya, Lord, I am crazy in loving you. And if it is true that in hell, there is no single soul loving you there, you may put me in hell so that in eternity, there is one soul kept on loving you in hell. Hindi siya nag-wish ng heaven. Ang wish niya, I will always love you. Kahit ilagay mo pa ako sa impyerno, at least in hell, merong isang kaluluwa na palaging umiibig sa iyo. That is the wish of St. Teresa of Jesus. Huwag na nating habulin yung mga indulgences, but union with God. Every time we pray the rosary, the chaplet, and the devotional prayers, ma-united tayo sa Panginoon. Yan talaga kamaganda. And from Skizers, Brother, pakitanong po kay Father Ubod, ano-ano mga pagsubok o issue ang kanyang naranasan o naiba ba to sa kanya bilang isang pare? Nung meron akong project na tinutulungan sa Archdiocese, sa isang eskwelahan na paaralan, nag-loan ako sa Land Bank of the Philippines, umabot yun ng 50 million. And then nagawa na yung bagong building ng high school, bagong gym, na-renovate yung buong school. Then pagkatapos, inaccuse ako sa aking mga kasamang pare na nag-knockout ako ng 1 million. Nireport ako sa obispo. Grabe. Umiyak ako sa harapan nila. Pero talagang pinipindown talaga ako kasi nagalit sila sa akin. Dalawa sila. Sabi nila, nag-knockout ka talaga, Father. Sabi ko, ipa-audit ninyo, Father, kasi kumpleto naman yung accounting system natin. I-audit, ipa-audit ninyo para ang auditor ang magsabi kung totoo bang may ninakaw akong 1 million. At pinakalat niya lang sa aming presbiteryo. Marami sa aking mga kaklase, kinonfront ako. Padre, sabihan mo kami ng totoo, yung mga kaklase ko ba? Nagnakaw ka ba talaga? Wala. Wala akong ninakaw. Eh, bakit sinabi ni Juan? Sabi ko, sa kanila yon. Pero wala namang audit report na nagnakaw talaga ako. So, isa yan sa aking mga struggles, how to love them. Then, may isa ding pare ngayon na nagalit sa akin na napaka-close namin. Since November 2008 hanggang ngayon, hindi niya ako iniimikan. Pero lagi akong bumabati sa kanya, kahit saan kami magkita, bumabati ako, pero hindi talaga siya, wala siyang imig sa akin, parang galit talaga siya. Struggle ko rin yan. And then, sa kuan, sa aking sexuality, kasi madali akong ma-attract ng mga babae, hanggang ngayon, 60 na. So, struggle ko talaga ang pag-convert into paternal or fraternal na emotion. Pero ma-convert naman, medyo matagalan lang ng konti minsan. Wow. Pero nasa lang talaga at saka iyak, prayers and tears. And doon na, na-convert ko na ang emotion to another state. Amen. And second question daw, Pal. Sino daw ang paborito mong santo at bakit? Si St. John Mary Vianney, yun talaga ang number one. Dahil
grabe ang kaniyang pag-ate ng sanctity through simple way of living as a priest. And then ang second ay si Saint Therese of the Child Jesus. And then si Mother Teresa of Calcutta. And then si Saint Francis of Assisi. Yan talaga mga paboritong santo ko. Pero lahat naman ay na-appreciate ko, pero parang sila ang laging pumapasok sa aking isip when I do my ministry. Baka meron kang gusto promote sa ating mga viewers na nanonood ng interview na to. I-promote ko lang. Bili kayo ng slot sa project ko dito. Matatapos yung ating convent. Anyway, kuan lang, no? Kanang i-promote ko talaga ang purity and virginity. Love, purity, and grabe. Virginity. Ganda either na, individual purity and virginity or conjugal. Yung sa couple ba na virginity and purity. Dalawa man ang ating purity at ating chastity, conjugal at saka individual. So para sa mga singles, ating i-promote ang virginity and purity. Kung hindi naman virgin physically, restore your moral and spiritual virginity in the eyes of the Lord. He can restore that anytime. Amen. Sa mga mag-asawa. Sa mag-asawa, yun nga, dapat doon lang kayo sa faithfulness to each other. The world now is tempting us to destroy family ties. And remember always, mga couples, you have your children to support in their lives. Do not destroy your marriage. Yes, nandyan yung mga grabbing mga kahirapan, mga pagkalungkutan or pains and sufferings. But always remember na kung malampasan ninyo yan, marami ding mga kaligayahan at kapayapaan at biyaya na matatanggap. In every pain, there is a corresponding joy. Sabi ni Kristo, I will convert your pain to joy, your sorrows into happiness, and your death to life eternal. Amen. San kanila pwedeng i-follow pa or pwedeng sumuport sa mga projects mo? San sila particular pwede pumunta po, Padre? Sa YouTube channel ko na Padresiano Ubod. At saka sa Facebook namin na channel San Vicente Ferrer Paris Liluan. I-search lang nila yon. Pero yung YouTube channel ko, Padresiano Ubod, na mayroong misa. Tatlo yung namin in-upload doon. Whole Mass na Cebuano, and then homily only na Cebuano, at saka homily na Cebuano with English subtitle. Yun ang aming ina-upload araw-araw. Mag-una yung whole Mass, second yung homily only, and then third, minsan ma-delayed yung may subtitle. Wow. Tapos yung sa mga projects mo, dun na lang din sila kukonek sa... Yung ipa-plus namin na mga account numbers, yung mga bank accounts, at saka mga contact persons, doon talaga kayo magtingin sa aking misa. Kasi bawat misa ko, pagkanta ng during offertory song, ipa-plus namin yung official na bank accounts, mga persons, contact numbers, at saka sa final song, ipa-plus namin ulit yun. Ang mga official. Kasi kung doon lang kayo sa ibang mga koan, channel, YouTube channel, baka scammer na channel ang mga koan ninyo. Makontakt ninyo. Pero okay naman yon kung mas scam kayo ng isang beses, dalawang beses, kasi nakatulong din kayo sa kanila. Love your enemies na lang tayo dito. Amen. Grabe. And any last word po sa ating mga viewers, Padre, bago kami humingi ng closing prayer and final blessing from you po. Okay, so salamat sa pagsubaybay ninyo sa lahat na mga nag-preaching, naglaganap ng mabuting balita sa channel ko at saka itong channel na ni Adrian at saka sa lahat na mga tao na nagsisikap to preach the good news to people. Amen. And then always share that to others and inspire others with that. Kasi dito sa mundo ngayon, ang daming mga hindi nakakatulong na mga contents dyan sa social media.
nakaka-discourage, nakakarattle sa atin. Subukan ninyo every day, papalo kayo dito sa ating mga channels na nag-preach ng good news to God, and we will not be you will not regret by doing so. Then huwag din ninyong kalimutan na magpunta talaga sa simbahan, lalo na ngayon na open na ang ating mga simbahan. Normal na ang ating pagsisimba. During Sundays, magsisimba talaga kayo. Huwag lang kayong mag-rely dyan sa social media. Pag kaya nyo, simba talaga kayo doon, face to face. Amen. Sabi ako dyan na the best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Amen. Ang ganda. Ayun, so Pads, so maraming salamat sa napakagandang usapan na to, at sobrang na-bless, na-inspire, natuto ako sa mga insights mo, wisdom, at very ano, mas lalo pa humanga sa iyo after nating itong interview na to. Kahit paano nakilala kita, I mean, yung perspective mo, mindset mo, at kaya ang daming nagfa-follow sa iyo, Padre. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Ginamit na talaga ako ng Panginoon. So, thank you din sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na maka-share dito sa napakaganda mong mga apostolate. Thank you po. Ako, lubos na pagpapasalamat sa iyo, Padre. Sige, let us praise God dito. Can you lead us into closing prayer and a blessing po, Padre? Okay, sige. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Vincent Ferrer, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Wow. So again, Father Shano, maraming salamat sa opportunity na to. It's been a great pleasure and an honor na makapanayam ko ang isang Father Shano. And hope to see you in person po, Padre. Sige, in the future. Let's pray for that. Yes po. Okay. At bago kita pakawalan, Padre, pwede ba tayo mag-picture, selfie? Ah, sige, okay. Okay. Ayan. Para may souvenir ako sa'yo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you po, Pads. Bye. God bless po. I will always pray for you po. I invite you to be part of my supporters group, to be part of my Patreon group. Ano ba ang significant nito when you become part of my supporters group? Alam nyo, lahat ng ginagawa ko dito sa social media, itong ministry na ginagawa ko, lahat to ay merong cost. Okay, pero lahat ng napapanood nyo ay libre. And I'm grateful na gawin to every single day of my life. If you will be part of my supporters group, ay matutulungan nyo ako na patuloy natin na magawa itong mga ganitong klaseng program. You can help me produce this kind of content at makapag-interview pa tayo ng mga kilalang Catholic speakers at pwede pa tayo maka-reach out sa maraming mga Katoliko and even non-Catholic friends. If you become part of my Patreon group and be part of my supporters group, matutulungan nyo ako. Kaisa kita dito sa evangelization na ito. Good news, mga ka-faith, if you will become a gold membership of my Patreon group, magkakaroon ka
ng 7-day free trial. Okay, kung sa tingin mo medyo nag-aalinlangan ka na mag-join ng Patreon group, so pwede mong i-try yung 7-day free trial as gold membership. So libre yan, walang charge yan. Anytime before yung 7 days, pwede mo yung i-cancel yung subscription mo para hindi ka ma-charge nyan. So i-cancel mo lang yan kung sa tingin mo na hindi mo feel yung mga exclusive content na nakita mo sa loob. Okay? Kasi ano bang mga benefits nito pag naging part ka ng aking Patreon group ay meron kang mga early access sa mga nagagawa kong interview dito sa ating blog at mga content na exclusive sa ating mga supporters group na dyan lang sa Patreon group nyo yan mapapanood. Okay? So, kung para maka-access ka, ngayon din, ay maging gold membership ka at magkakaroon ka ng 7-day free trial. At kung hindi mo nagustuhan yung mga na-consume mo, before 7 days, pwede mo yung i-cancel with no cost. At the same time, na-consume mo yung mga content na nandyan sa loob ng ating Patreon group. Pero if you feel that God is calling you to support me in this ministry, ay tatanawin ko yan ng malaking utang na loob. And I'm so grateful and thankful for your partnership in this online evangelization. Okay, so ang details mga ka-faith, if you want to get access to this 7-day free trial, okay, ng ating Patreon group, ilalagay ko yung details sa video na to or sa baba ng video na to. Click mo lang yun, okay? So, thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.